Wala, tita. Parang naka-black screen po kayo. Ay, na-block na naman? Lagi nagbo-block. Sandali ah. Okay. Ayan po, okay. Okay we're na, live no? Na rin po. Ah, po. Kaya, okay na, Pril? Ayan, okay na po. Pantay. Okay, gracias. On air na po tayo, tita. Ayan. Hello. Hello. Ayan. Good afternoon or good evening in Pinas. Ayan. Hello, everyone. Okay. Kamusta? Kamusta ang lahat? Happy New Year, friend. Ayan. It's Thursday. Okay. Ayan. Medyo. Parang ano pa yung boses ko. Ayan. Medyo late na gigising. Ayan. Late na. Late din nakakatulog. Kaya ayan. Mega love shoutout sa lahat. Kamusta kayong lahat? Wait lang, punta lang ako sa ating okay, dito sa ating chat box. Okay. So, kamusta naman? Syempre, aha. Wait lang. Okay. Aha. Dali ah. Okay. Ayan. So, maganda na naman ang topic as you requested. Ayan, nakita niya sa title, talagang inano ni Doc, yung topic na nire-request, especially ni Alma. Mega love shoutout and for yesterday's episode, talaga naman, we had so much fun yesterday, laughter, and we have so much, parang alam mo yun, laughter, nakakaiyak, kasi alam mo yung nakakatuwang episode kahapon na throwback tayo yung mga nakaraan nating mga episodes. Kaya thanks to, of course, Sir Angus, Donalyn, Juliet, Rosalie, and of course, ating mga live chatters, sila Doc Quilly, Maring Nancy, Sis Joy, and Alma, Adrian, mga live chatter nating kahapon. No? Sila Sharon, thank you so much sa lahat-lahat ng mga live chatters. Sis, ayan, sila whoever, mga naging live chatter natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Maraming salamat din sa isang taon na talagang pinagsamahan natin. Oo. Ayan. Pineapple talaga si Angus. Ayan. Good evening, everyone. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat, kay Lindsay nga pala yesterday. Kasama din natin. Thank you, Lindsay. Love you, Lindsay. Love you guys, all the team Lenny, love you guys. Thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng support nyo. That's actually priceless. Lahat ng support na binibigay dito, kahit hindi araw-araw, kahit ano lang napunta nyo dito, that's actually well appreciated. Alam ko na napaka-busy ng bawat isa sa atin, but still, you're able to find time to watch this channel, and that's, thank you so much. I really appreciate it. Really, coming from my heart, thank you so much to all of you. And, another year na naman ang natapos. But then, mag-umpisa na naman tayo and we'll make sure na lagi tayo may mga episode na talaga naman lagi natin pinaghahandaan. Although, ito lang, minsan talaga, medyo nararattle ako, nalalate. Sensya na kayo. Medyo talagang, natataranta. Sa dami ng ginagawa. Ayan. So, maraming salamat sa lahat. Thank you so much sa lahat sa inyo. Hindi matatapos sa isang pasasalamat lang ang aking sasabihin sa inyo. Kasi talagang araw-araw, bawat minuto na meron tayong ganito, lagi kong pinapasalamat sa lahat dahil still nandito pa rin ang ating channel. Thank you so much.
that's it. And thanks God, of course. Salamat kay Lord dahil lagi niya tayong ginagabayan sa araw-araw nating episode at sa mga gawain natin sa buhay. And thanks to Doc Will and Marie Nancy for always being supportive, for always preparing the topic. Ayan, maraming salamat. Di rin biro ang piniprepare ni Doc Will dahil talagang gumigising siya ng maaga para ang lahat ay maging maiprepare nila ni Marie Nancy. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Emelos, so Marie Nancy, good morning. Ayan, good morning sa lahat. Ayan, so, anyway, mega love shoutout sa inyo lahat. Sis Joyce, thank you so much. Maraming salamat talaga sa lahat sa inyo. Okay, ayan, mag-pray na tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Lord Jesus Christ, Heavenly Father, thank you so much for all the blessings, for all the trials that we surpass. Maraming salamat, Lord, sa bawat araw ng buhay namin. Sa bawat minuto sa inyo namin, ipinapasalamat ang lahat. Salamat po na nagigising kami ng maayos. Salamat po na meron kaming maayos na buhay. And pinapanalangin din po namin sa inyo, aming mga kapatid na nakakaranas ng paghihirap, pagsubok sa buhay, nawa ang lahat ay malagpasan ng bawat isa. And dalangin namin ang pasasalamat. Lagi niyo po kami dinadala sa tamang landasin. Dinadalangin po namin sa inyo ang aming mga pamilya, ang aming mga relatives, all the friends, all the viewers, all the YouTuber in the whole world, dalangin po namin na lagi pong mangibabaw ang bawat isa sa amin ng pagmamahalan at pagunawaan. Dalangin din po namin ang kalusugan ng bawat isa. And dinadalangin po namin ang aming episode today. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo-lalo po si Doc Will and Marie Nancy. Bigyan niyo po ang bawat isa ng magandang kaalaman sa ganun po. May-share, makapag-share kami ng magandang mga bagay-bagay sa mga viewers through your guidance. Thank you so much, Lord. And dalangin din po namin sa inyo ang paghingi namin ng papatawad sa mga pagkukulang namin. Ganun din po ang mga kapatid namin nagkasala sa inyo. Maraming salamat sa lahat, Lord. And sorry for all the sins that we committed. And minsan pa, dinadalangin din po namin ang iba't ibang kaguluhan sa iba't ibang bansa, especially sa Israel and Palestine, also Ukraine and Russia, at sa iba't ibang bansa. Nagkakaroon po mga kaguluhan. Alam po namin na higit kanino man, kailang po ang makakatulong. Kaya dinadalangin po namin sa inyo na wa, ang lahat ay magkaroon na po ng kalutasan or kalunasan. Thank you so much, dear Lord. Dalangin pa rin po namin ang family ni Sir Angus, especially si Mommy Mary Jane, ang kanyang health condition. And also, dalangin din po namin sa inyo ang buong pamilya ni Sir Angus, especially ang kalusugan ng bawat isa sa kanila at ang kaligtasan sa anuman sakuna. At also, ang aming pagdalangin para po sa work ni Sir Angus at sa kanyang mga ginagawa everyday. And also, our prayer para po kay Koy at sa kanyang buong pamilya, and also sa kanyang sister na si Rose. Nawa, sa pamamagitan po ng tulong niyo, malagpasan po ang pagsubok sa kalusugan ni Rose. Thank you so much, Lord. And again, our prayer para po kay Lindsay at kay Joshua sa kanilang buong pamilya. Gabayan niyo po sila na maging lalong matatag po ang kanilang pamilya, ang kanilang pagmamahalan, at nawa lagi mangibabo ang pag-unawaan sa isa't isa. And also our prayer para po sa kanyang brother-in-law na meron ding health condition. Kayo na po ang bahala. Sa inyo po namin sinesurrender lahat. And also our prayer para po sa aking auntie Nitz, sa kanyang health condition at sa kanyang buong family. Nawa ang lahat po ay maging maayos sa pamamagitan ng tulong. Higit kanino man sa inyo po nakasalanin lahat. Kaya dumadalangin po kami sa inyo, humingi po kami ng tulong na ang lahat po ay maging maayos. And also our prayer for April sa kanyang studies, and also for the whole family. At kung ano man po yung kanilang heart's desire, kayo po ang maging gabay para po ang lahat ay makamit, or kayo po ang nakakaalam kung anong nararapat. And also, prayer din po namin para po kay Griselda sa kanyang health condition at kung ano man po yung kanyang mga pinaplano or kung ano man po yung kanyang mga pinagdadaanan, kayo po ang maging gabay niya at maging sandalan para po ang lahat ay mailagay sa ayos. Thank you so much, D. Lloyd. And also, our prayer para po kay Sis Joy sa kanyang buong pamilya, nagso sa kanyang health condition, nawa ang lahat po ay maging maayos, para kay Sis Jing, kay baby Daniel, and also kay Greg, at sa buong pamilya ni Sis Joy, at ang kanyang mga ginagawa everyday, especially ang kanyang channel. I-bless mo po ang lahat sa kanya.
Thank you so much, dear Lord. And also our prayer para po kay paring Eric sa kanyang kalusugan at sa kanyang buong pamilya. Nawa ang lahat po ay maging maayos. Sigit kanino man sa inyo po namin, itinatalangin ang lahat. And prayer din po namin para po kay Crisibista, ang kanyang mother, ang health condition ng kanyang mother, and also kung ano man po yung kanyang heart's desire, kayo po ang maging gabay niya para po ang lahat or makamit niya po kung ano man po yung kanyang heart's desire. Thank you so much, Deloitte. And again, our prayer para po sa kalusugan nila, Edwin and Jose. Thank you so much, Deloitte. And again, my prayer for my cousin, Kuya Ray, sa kanyang kalusugan. And also, para po sa aming teacher na si Mr. Sonny Tensuan. Nawa ang lahat po, especially ang health niya, ay maging maayos po. Thank you so much, Deloitte. Our prayer for Donaline at sa kanyang buong pamilya. Nawa ang lahat po ay maging maayos sa kanya. Higit kanino man, sa inyo po kami lumalapit. Nawa, kung ano man po yung heart's design ni Donaline, kayo po ang maging gabay niya. Kung ano pong decision na gagawin niya, kayo po ang maging gabay para po makagawa siya ng decision po na naaayon sa inyo. Thank you so much, Dear. And talangin din po namin ang mga taong nakapaligid kay Donaline. Nawa, ang lahat po ay maging maayos. And magibabaw po lagi ang pagmamahalan sa buong pamilya niya. Thank you so much, dear Lord. And also, our prayer para po kay Alma and Adrian sa buong pamilya nila, especially ang kanilang kalusugan para sa father ni Alma. Gabayan niyo po ang kalusugan ng father ni Alma. Ganun din po para sa mami ni Adrian. Nawa ang lahat po ay maging maayos sa buong pamilya ni Alma at ni Adrian, especially ang kanilang heart's desire, kung ano man po yung kanilang pinagdadaanan. Kayo po nawa ang maging gabay nila para ang lahat po ay mailagay sa ayos. Thank you so much, dear Lord. And also, our prayer para po kay Doc Willie and Mary Nancy, para po sa kanilang buong pamilya. Git kanino man sa inyo po namin dinadalangin ang lahat. Nawa ang lahat po ay maging maayos. And dalangin po namin na gabayan niyo po ang bawat isa. Higit kanino man, kayo po ang nakakaalam ko. Kaya nananalangin po kami na ang lahat po ay maging maayos sa pamamagitan ng tulong niyo. And dalangin din po namin ang kapatid ni Maring Nancy na si Teresa at ang kanya anak na mayroon din po health condition na malagpasan po nila ito sa pamamagitan ng tulong niyo. And also our prayer for Paul and Bea para po sa kanilang po ang pamilya, kung ano man po yung heart's design ni Paolo. Kayo na po ang bahala. Sa inyo po namin sinusurrender lahat. Maraming salamat po sa lahat-lahat, dear Lord. And again, our prayer para po sa buong Team Lenny at sa lahat po ng taong sumusuporta sa channel na to. And again, thank you, dear Lord, na lagi po kayo nandyan para sa amin lahat. Thank you so much, dear Lord. Heavenly Father, Almighty God, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Okay, ayan, maraming salamat sa lahat po na nag-pray with us. Thank you so much. Ayan. Thank you. Mega love shoutout sa inyo lahat. Hi, Ed. MLSO. Ayan. Hi, Sis Glo. Mega love shoutout. Ayan. Good morning. Good evening. Ayan. Anyway, ayan. Si Angus, sa lahat sa inyo. Good evening. Ayan. So, maraming salamat sa inyo lahat na nandyan. Ayan. Salamat. Okay. Gandang afternoon. Ayan. Lindsay. Ayan. Thank you so much sa lahat na nandiyan. And I hope I share niyo ang ating live sa kung kanino man. Anyway, ayan. So mega love shout out sa inyo lahat. Good evening everyone and have a blessed new year everyone. Ayan. Let's start the new year right. So ayan. So April, mega love shout out to you, April. Thank you for everything. Ayan. Maraming salamat sa lahat. Hi, Sally! Mega love shout out. Ayan, sa lahat sa inyo, mega love shout out. Salamat sa pag-bisita. Ayan, so, parang lamig ah. Ayan. And, today, syempre, it's Thursday. Mga kinain nyo? So, Sir Angus, ang kanya kinain kanina ay walang kamatayang tinola. O, sarap din ang tinola, no? Parang, tinola o ano? Tinola, masarap din.
Alam niyo, sa panahon to, kailangan puro mga gulay na. Kasi syempre, for the mga past occasions like Christmas, New Year, syempre puro meat, di ba? So this time, parang masarap lang kainin, fish, veggies, di ba? Mga ganun lang muna. Light lang and more on veggies, tsaka fish lang talaga. Yun ang masarap ngayon. Ang meat, goodbye muna, no? Bawas-bawas muna tayo. Tsaka, kailangan ng cleansing ng konti after all the eating of so much food, lalo na yung mga food na talagang napakaraming, or yung, alam mo yung talagang sobrang cholesterol, yung mga sweets, parang ako na yung talagang alam mo yung sweets na tulad kanina, yung panettone, sobrang tamis, ang tamis, Lindsay, yung panettone na yun. Sobra yung pagka-chocolate niya. Ayoko ng ganung panettone. Meron kasing panettone na hindi naman ganun kadami yung chocolate. Talaga namumutik-tik sa chocolate talaga. Parang kinikilabutan ako sa sobrang tamis niya. Kaya hindi ako po pwede ng ganun. And syempre, kailangan din natin umiwas sa mga... Diyan naman kayo. Enjoy each other's company. Mamaya, Edmund, tatanong ako sa iyo, ha? Ayan. Matagal mo maligo si Alma. Ako hindi ako masyado, lalo na pag ano. Pero pag kami mga iba-ibang mga gawain, matagal. Kaya nga minsan nagbabawas ako dahil pag hindi, magtatagal ka talaga sa banyo. Hello, Sis Joy! Happy New Year, Sis Joy! Love you, love you! Pasensya ka na, hindi pa rin ako nakakadalo. Puro lang ako sa nakakahiya sa'yo. Mag-adjust lang ako talaga, ha? Malapit na. Alam mo, tinapos ko lang talaga yung mga, ang dami kong backlog dun sa reels. Kaya talagang, medyo talagang, alam mo yung kumakain talaga ng so much, time talaga. Time-consuming talaga. And, kaya hindi ko yung ibang mga dapat ko pang gawin. But then, alam ko magiging normal dito. Hindi pa nga ako nakapag-general cleaning dito sa amin, just me, Ayan. Oo nga, sabi ko nga kanina, yung request ni Alma, ginrant ni Doc, di ba? Ayan na kaagad, di ba? So, thank you so much kay Doc for granting the request of Alma. Ayan, Alma, kaya dapat, tama yan, naligo ka ng maaga para talagang mauumpisahan mo talaga. Yan. Salamat sa paharang, Sis Joy! Pineapple, tsaka ako nga may pineapple, pero hindi ako pwede kumain. Yung favorite ko kaya ang pineapple. Ay, nako. Pinag-aralan ko pa naman talaga magbalat talaga. Yung andam mo, ang dali-dali na ng pagbabalat sa pineapple. Tapos yun naman pala, hindi naman ako pala magang pwedeng kumain ng kumain. Imagine, kain ka lang ng isa. Ang sarap ng pineapple. Isa yan sa mga favorite ko na prutas. Ang pineapple si Angus. Ayan! Magtanungan tayo mamaya, okay? Hello, Rosalie! Thank you for watching. Sa lahat na nandyan, thank you. Okay? Ayan, okay? Hi, Kuya Heidi! Mega love shoutout! Ay, oo nga pala! Kuya Heidi? Sisend ko pa ba yung link? Nanonood ka na kaya? Isishare ko pa? Gandang FB? Anong FB? Facebook? Kuya Heidi, anong gandang FB? Ano yan? Talaga? Isang buong pinya? Kaya ko din kaya yun. Grabe, sarap ng pinya. Favorite ko yun. Alam mo, sa totoo lang, kahit dito sa Spain to, ang mga pinyang nabibili ko, ang tatamis. Birang-bira lang ako makabili ng pinya na hindi matamis. Talagang lagi, yung nabibili kong pinya talaga, ang tamis. Kaya parang nasa Pilipinas din ako. In fact, parang mas masarap pa eh. Misa sa Pilipinas, makakabili ka pa ng pinyang asim. Pagka ganun, talagang nangangasim ang mukha ko eh. Pero dito talagang ang sarap ng pinya, ang tatamis. Sarap, naglalaway tuloy ako. Actually, meron akong binalatang pinya kahapon eh. Ayun yung iba. Actually, gumawa ako ng Macedonia. Kasi Macedonia ko, nagkulang ng juice.
Kaya sabi ko kay Tita Dani, bumili pa siya. Kasi ang daming prutas na natira. So kaysa naman na hindi siya makain, gawin na lang Macedonia. So hindi ako nagtetest na nga. Pero parang di naman ganun katamis pag Macedonia, kaya doon na, no? Kung magkakaroon. Ah, galing ng Pinas, yung pineapple dyan. Ewan ko lang dito kung saan galing. Talaga? Aha. Minsan ang pinya, parang it cost 3 euro mahigit yata, ang isang pinya. O minsan may nabibili ako 150, ganun. Pero masarap. Masarap yung pinya dito. And kung kailan naging expert na ako sa pagbabalat ng pinya, saka pa hindi ako pwedeng kumain ng pinya dahil nga syempre, di ba, bawal yan pagka medyo diabetic ka. Ewan ko ba, sabi nila natural sugar, pero yung banana. Tapos kahapon yung mga nabili kong strawberry, ang tamis din. Grabe, ang tamis talaga. Ang sarap-sarap ng mga strawberry ngayon. Kahit hindi niya panahon, ang tatamis ng strawberry, ang sarap na crunchy tapos ang tamis-tamis. Sarap ng strawberry. Kaya talagang, alam mo yung mga prutas dito sa Spain? Sasarap eh. Kaya talagang love na love ko yung mga prutas dito. Ako nga lang talaga ang hindi pwedeng kumain ng kumain talaga. Yung mga persimmon, yung mga kiwi, yung mga apple. Ayan, sarap niya talaga. And ayun, may nabibili rin kami. Mangga na masarap. Pero yung ano, parang apple mango. Yun. Yan. So? So magkano ang isa, Sir Angus? Ano yan? Per kilo o per piece sa inyo? Dito parang per kilo eh. Ganun ang ano nila eh. Yun ang inaano nila. Per kilo ang pinya. Suha. Yung kanina nga, di ba kumakain ako ng suha? Kaso matagal na yun. Kaya siguro pumait na. Hindi ko nakain kaagad. Tapos, yung mga grapes din. Kaya buti na lang hindi ako masyadong... Kain ako ng grapes, pero hindi siya yung hahanapin ko. Minsan-minsan lang talaga. Mga papaya din dito, masarap din. Matamis din siya. Yung papayang hinog, sarap. Ang sarap. Ang sarap ng ano, papaya. Yan. Iba't ibang klase ng prutas. Kaya ngayon, ganitong season or ganitong January after all the occasions, kailangan medyo mag-cleansing ng konti. Para at least, kung ano man yung mga kolesterol na pumasok sa mga katawan natin, mabawasan ng konti. Diba? Ayan, no? Pero ang matamis, meron pa akong ubi halaya, oh. Hindi ko pa... Hello, Doc. Happy New Year. Happy New Year. Masarap naman yung ubi halaya mo. Masarap naman siya, kaya lang hindi ako pwedeng masyadong... Binigay lang sa akin yun, eh. Tumikim lang ako muna. Kaya nga, Happy New Year, no? Kamusta? Nakatapos na rin yung ating 2023. Oh, grabe. Ano mga kinain mo, Doc? Itong ano? Marami ka bang kinain ng mga puno-puno ng kolesterol? Sarap, kaya, no? Pero ngayon, dapat ano na yun, no? Gulay-gulay, fish, no? Ngayon, mag-cleansing naman. Mag-cleansing naman. Maray pahanda eh. May maray panghanda, nauubusin. Maray panghanda. Pero meron talaga, pa rin ba kayong natitira? Marami pa. Talaga? Hindi na dalawa lang kami. Yun nga. Namigay na nga kami kahapon sa mga pasyente, kami namigay. Ah, talaga? Oo. Pero... mag-cleansing tayo. Cleansing ang sabi ko nga eh. Kailangan talaga cleansing. Good evening pala dyan. Batiin natin muna sila. Good evening dyan sa Philippines. Good afternoon sa'yo, no? Good morning sa US. Salamat daw. Salamat. So, kamusta? Kamusta dyan sa atin? So, sa Philippines, mainit ba dyan? Mainit nga. Malamig dito. Malamig. 45 dito sa amin eh. Ah, malamig yan. Malamig. Dito, malamig. Actually kahapon, hindi nga masyado. Ngayon, hindi pa rin. Pero sabi, lalamig po. Siyempre, no? Winter pa naman kasi. Kaya lalamig pa talaga. Pero hindi siya ganun kalamig, ha, dito sa amin. Ano yan? January. Ulan nga ito. So, sabi ni Alma, salamat daw, Doc. Kasi kahapon lang namin pinag-usapan na pagbigyan mo kaagad yung request niya itong topic. Sino ba nag-request nito? Siya. Ah, si Alma. Oo. Sige, para sa iyo ito, makinig kang mabuti.
Ayan, Happy New Year, Sis Glo. Mega lab shout out to you. Sis Glo, yeah. Best New Year for you, for all of us. Sa lahat, actually, sa ating mga viewers, sa ating mga kaibigan, best New Year dapat tayo, you know, mag-set tayo uli ng ating goal for 2024, and then sasamahan natin si Pag. Yes, laging ganun. Hindi naman dati. Patience is always, ano, kailangan. May kasamang sipag at tiyaga. Kailangan po yun. Inlagi. At saka palagi tayong dapat meron tayong may nakaset na goal talaga at may time. You know, para sa pagiging maganda ang the whole year uli na matatapos. Diba? Very true. It's true. Okay, so sana madusugan lahat at huwag natin pababayaan na tayo magkasakit. Dahil napakahirap magkasakit talaga. So, sobra. Although nakalipas ang buong December na talagang alam naman natin, puro bad lahat, di ba? No? Pero alam mo, Duka, marami na naman may COVID, ha? Of course, dito nga sa amin, marami rin. Oo, dami. Pumunta ako sa Switzerland, yung isang friend na, hindi naman pala, pneumonia naman pala yun. Pero marami na naman. Pneumonia, flu, lahat, ang dami. Sa bagay dahil sa ano yung weather eh, no? Yeah, weather talaga. Kaya nga mag-ingat tayong lahat, di ba? Yes. Okay. Ito pa, napakain pa tayo ng masarap na pagkain. May matataba, lahat ng nandyan na. So, kaya advice ko, mag-cleansing po tayo. Yun mga friends, kailangan natin gawin. Exercise, yun ang number one po. Exercise, ang kailangan. Okay, so, ano ba yung request niya? Hemorrhoids. No? Hemorrhoid. Actually, pag-usapan natin muna yung anatomy niya, no? Actually, this is yung hemorrhoidal tissue. Actually, part ito, pinakadati sa the last part of our yung buong digestive system, no? From the mouth, and then, chuchu mo siya, bababa ng esophagus, aabot na rin sa yung, magpapasa sa yung gate, sa abdominal sphincter, mapaprocess sa sphincter, sa stomach, and then, bababa na yan doon sa yung small intestine, para separate yung mga nutrients. Yan, lahat ng mga waste products, mga feces, mga poops, pupunta na yun doon sa large intestine. Yung right ascending colon, large intestine, tapos yung transverse across the abdomen, tapos yung descending colon, pababa na yun, yung pababa ng large intestine. Ngayon, yung colon na yun, it is the last part actually. Yun po yung rectum. No? Rectum. And then, after the rectum, yan na po yung mayroon dyang anal canal na kung tawagin, tapos out na yung poops natin. Yan po yung pinaka, ano yan. Ngayon, yung lahat tayo merong hemorrhoidal tissue, no? Meron po, that's part, yung sa may, at nakikita po ito dun sa ating anal canal after the rectum. Actually, yan yung pinaka, parang tubo yan, ganyan, no? Tapos andyan po lahat yung mga blood vessels, lahat andyan na, ako ba nawala o si Do? Meron ka ba? Hello, narinig mo ba ako? May medyo nawala ka ng ilang seconds. Nawala ba? Okay. Oo. And then, okay na siya? Okay na. Okay na. Tapos ngayon, yung hemorrhoidal tissue, ito po yung tinatawag kasi yung ito po yung tissue na naapektuhan kung bakit nagkakaroon ng hemorrhoid. Ngayon, ang hemorrhoid po, ang cause po nito is actually mainly because of the pressure. Pressure po yan, no? Na pwedeng panggalingan. At ang hemorrhoid po is dalawa. Isang external, isang internal. Yung internal hemorrhoids, ito po yung nasa anal canal mismo, doon sa mga parang tube nga, parang tubo, no? Ang imagination ko yan, nung pinag-aaralan namin, is parang yung wine glass len. Di ba yung wine glass? Mm-mm. Merong stem, di ba? Yun yung canal. And then yung pinaka stand niya, yun na yung pinaka anus, yung out na. And yung para lumabas lang ng pupu, no?
Tapos yung pinaka ano ng wine, yun yung pinaka rectum, no? Mula naka-attach doon sa yung large intestine. Yun po yung imagination ko. Ngayon, yung internal hemorrhoids, nandun po yun sa may stem, yung parang tubo, yung tube, no? Nagkakaroon doon ng irritation, nagkakaroon po siya ng bleeding, ganun. At yung external naman po, ito na po yung pinaka-anus natin. Yung pinaka-gateway ng ating poop para lumabas, no? Diba, pagka nag-wipe off tayo o pag kung water ang gagamitin mo, naipong parang tissue, no? Yung pinaka-ring, anal ring kung tawagin, no? May tissue dyan sa paligid. Yan po yung hemorrhoidal tissue part po yan. Ngayon, pagka ngayon sobrang, okay, pressure, no? Sabi ko nga kanina, pressure po, yun ano ko, yung kung imagine niyo po yung alam niyo yung alam mo ilan yung varicose veins, right? Alam mo yon, di ba? Varicose veins. Yeah, nakikita mo na very common sa women, meron din sa lalaki. Kasi too much pressure. Pero parang sa mga babae mas ano siya. Sa lower leg o sa behind the knee, di ba? Mas doon. Yung po yun parang ganun po yun, kasi it's also a vein. Di ba? Sabi ko kanina, hemorrhoidal tissue at andun po yung hemorrhoidal vein. Yun po yun. Hindi naman yun. Yun po yung namamaga at talagang lumulobo po yun. Imagine yun. Bakit nawawala? Hello? Oh, okay lang? Bakit nawawala-wala ka, Doc? Nawawala ka? Nawawala? Okay. Nawawala-wala. I don't... Sandali, hold on. Okay, narinig na. Okay na, Doc. Okay na. Okay na? Oo, nawawala. Kaya lang nawawala. Baka dito sa ilalim, sa, ano? Sa adapter? Hindi naman. Sa internet yan? Okay. Internet natin nag-yon. Oo, sa internet. Okay, Len. Okay. Narinig na kayo. Sana tayo. So, yun nga, pressure, no? Because of the pressure, actually. Kaya siya, nagkakaroon po ng, kumbaga, strain, no? Nag-strain po. Ngayon, yung vein po na yun, pag yun na maga, yun nga, swollen vein, yun na po yung, yun nga, magiging hemorrhage po siya. Now, dalawa po, di ba sabi ko kanina, dalawa, isang external, isang internal. Ang nagbe-bleeding po, yung nasa loob, yung internal hemorrhoids, yun nandun po sa may stem o sa may tube. Nagbi-bleed po yun minsan. Yung nasa labas, actually, yung external hemorrhoids, hindi po nagbi-bleed yun. Hindi nagbi-bleed. Minsan, wala namang bleeding, mas yung external, but yun po ang nagbi-bleed. Kaya, kung napapansin ninyo, minsan, merong after you poop or sa tissue paper or sa bowl mismo, may bleed, may pagdurugo, no? Doon po nang galing po sa internal po. Ngayon, yung sa external hemorrhoid, ito po yung pinaka-anal ring, no? Di ba, nahihipo nyo siya o pagka water ang ginamit mo, parang, naalala ko yung isang pasyente, ang description niya is para siyang may nakakapang flower doon sa kanyang anal, sa kanyang anus, no? Kasi namamaga siya. So, yung paikot siya, na talagang naka-bulge out po yan. In fact, sabi isang dinidiscuss namin yan, to check it, kasi minsan self-diagnosis, i-ano mo ng mirror, makikita mo siya, talagang inflame siya len, no? Tapos pinaka-ring, no? Tapos kita mo yung mga vein, mga ganyan. Kaya medyo irritable talaga siya. In fact, yun nga yung sign and symptom. Isa sa pinaka-main, irritable siya, irritated siya, minsan itchy, may ganun po. Uncomfortable, no? Ganun. Tapos, nagkakaroon siya ng pain pag nakaupo ka. Kasi siyempre, isipin mo nilang inflame siya, so feeling mo there's something na parang na-compress doon. Di ang sakit, di ba? Nag-create ng pain, hindi mo malaman kung paano ka uupo, no? So, yun ang ibig sabihin ng inflames, active siya, no? Tapos, it will follow sometimes
feel mo, may burning sensation, no? Burning sensation, pagkatapos meron siyang medyo mamasa-masa siya, wet, no? Mm-hmm. Yun. Yun ang, ito yung mga description ng pagka talagang inflame yung hemorrhoid. O meron kang hemorrhoid attack talaga. Kumbaga, meron kang episode, no? Yun po yung mga nararamdaman. Tapos, pagkatapos mong, kumbaga, kung may magpupoop ka, masakit iiris siya. Uh-huh. Talaga, masakit. Painful, no? Ano lumalabas yun, di ba? Yeah, ganito. Yun nga yun, Len, na didiscuss ko mamaya. Okay, tapos, sige. Yun nga, bali, because of the pressure, no? Doon ang gagaling. Doon ang gagaling yung kung bakit nagde-develop po ito, itong hemorrhoids, no? Tapos, although genetics din siya, pag one of your family member na rinig nyo, nagkaroon siya ng ganyan, posible na magkaroon ka din. Kaya mag-ingat. Kaya nga, paulit-ulit ko sa once na any diseases po, na sinabi ko nga sa'yo, paulit-ulit, di ba, sa ating discussion, pag nalalaman ninyo na one of the member, ilang member, so sa first generation, sa father, sa mother, ganun, mag-ingat po kayo. Mag-ingat na. Dahil magkakaroon po. Posible. No? Kaya, so ito po sa isang pwedeng panggalingan ng hemorrhoids. No? Ngayon, pregnancy, normally yung mga pregnant women, yung mga talaga, during pregnancy po, nagkakaroon kasi ng, yung pressure from the lower abdomen, pinupush down po niya yung pinaka-pelvic floor. No? So kaya nagkakaroon ng pressure. No? Kaya ngayon, yung blood vessel na supposedly hindi na mag-circulate ng ayos, magko-concentrate po yung pababa. So, posible din po yun. Isang cause din po yun ng hemorrhoids. No? At hindi lang po yun, yung pagdumi ng matagal. Nagiging hobby yun, di ba? Mm-hmm. Yung magsa-session ka sa umaga. Ngayon, yung iba, nagbabasa ng dyaryo, hindi... Okay, relax ka. Relax ka na. Yan ang naririnig ko sa kanila. Habang nagbabasa ng dyaryo na, or nag-scroll ng telepono, nag-iPhone doon. Habang tumatagal ka, relax ka. Pero po, yung rectum o yung anus mo, hindi po siya relax. Kasi dumaradag na, nag-build up po doon yung pressure, yung blood vessel. Ganun po yun. So, habang tumatagal ka doon, kung napapansin mo nga eh, di ba? Pagkatapos mo, para bang meron kang nakakapang bukol dun sa iyong anus, di ba? Kasi, okay. Nagpunta na ng gusto po doon yung pressure, yung mga blood vessels po. Yun po yun. So, that's bad. Isa yun sa pwedeng panggalingan ng hemorrhoids. No? Aside from constipated ka, ang tagal mong dumi, constipated ka na nga, kaya lalo talaga mas mataas ang tendency. Tapos yung mga po, yung sabi ko kanina, yung pregnancy, at ito ang hindi pa maganda. Yung mga taong adventurous, no? Yung, ewan ko kung partner ba, whatever, yung anal intercourse, hindi yung maganda yon. Nagiging cause, kasi trauma po yon. Trauma po yon dun sa yung hemorrhoidal tissue, di ba? Sa anus mo. Kaya, nagkakaroon po dun ng bleeding. Hindi yung maganda yon. Okay? So, yun po, isa yon sa pinaka... hindi magandang gawain, kumbaga, so doon sa mga adventures, no? Na nakaano sa research yun, isa yun sa pinanggagalingan po ng hemorrhoids po. Okay? Next po is yung mga obese. Yung mga obese po. Yung mga obese, mas lalo, pag ano nga yung tinignan kong random nga sa research o study, yun ano po nila yung mga slender na tao o yung men or women. Tapos dun sa mga obese, mas marami ang may hemorrhoids ang mga obese. Sa obese, mm-hmm. Kesa dun sa mga payat. Although merong, pero mas marami talaga. Based on the survey, no? Yan po. Tapos, isa pa pong po yung aging. Sa aging po, normally, men and women, if we reach, as we age or we reach 50 years old, susceptible na po yan sa pagkakaroon ng hemorrhoids. Kaya mag-ingat na po. Yung mga palapit ng 50 years old o yung mga 50 years old pataas na, no? Nagkakaroon
lalo't mag-ingat na po talaga. Next is yung ano po, yung mga weightlifter, yung mga nagji-gym, no? Actually, kaya nga kung nalalaman nyo iba, nagkakaroon sila ng mga belt, nagbe-belt sila para support. Kasi yung pag, lalo habang bumibigat yung weights, no? Siyempre, pipilitin mo iangat yun, no? Yung pressure niya, yung kasamang pag-iri halos, no? Kaya nga yung mga sa lalaki nga, nagkakaroon sila ng loose-loose yung ibe, di ba? Dahil because of that weightlifting. Ganun din po sa ating hemorrhoids. Nangyayari din po. Isa po yun. So, yun po ang mga posibleng mga root causes o mga common causes ng yung hemorrhoids. Yun po ang dapat natin iwasan. Diba? Ngayon, sa mga pagkain, of course, kapag alam mo na na meron ka nito, iiwasan mo na yung mga spicy foods. Spicy foods, pagkatapos dadagdagan mo na, kung let's say, confirm, meron ka, okay, nakapa mo, no? Kasi nakapa mo minsan eh, yung tanong mo kanina, Len, na lumalabas, totoo yun. Yeah, medyo ano nga yun eh, it's, kung may sinasabi, pinupushback niya, tinutuloy, pwedeng pumasok siya minsan. Kasi, pag kayo nagkaroon ng prolapse, natatag na anal prolapse, no, mas severe na po ito. Yung mga surrounding mucosa inside the tube, talagang ano po yun, talagang how do you call it ba? Kumbaga para na siyang nag-loose, yo, ganun po yung nag-loose na siya. Kaya bumababa because of siyempre nandito tayo sa Earth, so mayroon pa tinatawag na gravitational pull, no? Yan po, yung gravity. Kaya dadagdag pa siya sa pressure. Aside from yung pressure na binibigay ng yung lower abdomen, kung ano may nangyari sa yung rectum o whatever, na gano'n, no? So, because of the, yung una-una po talaga yung constipation, no? Tapos, obese ka pa, no? Yun po yung mga posible. Kaya, lumalabas po talaga. Ngayon, minsan, maski na ipinupush mo going inside, hindi na po. So, kaya ang, doon na yung naging medyo irritable ka na. Irritable ka dahil, imagine, pag ano mo pa lang, pag-upo ka, ang sakit, di ba? At yun po, on and off, namamaga siya, pag ginamot, nawawala niya swelling, but still, nararamdaman mo pa rin na meron, there's something na nakocompress po doon sa iyong anus po, di ba? Sa iyong puwet, no? So, kaya masakit siya. Ngayon, as we go along, let's say doon nga na meron kang ganyan, kailangan po, ingatan nyo na una-una yung pagkain. At kailangan maraming tubig, lalo na every time magpupup ka at make it a point na talagang regular ang iyong pagbabawas. Kailangan po yun. At make it sure talagang kasi ang tendency kapag constipated ka, talagang masakit na naman yan. Posible mag-bleed, no? Kaya yung iba nga, nag-laxative, mga ganun. Okay lang yun. Kaya lang, hindi maganda namang paulit-ulit na nag-laxative ka because of that. Natatakot ka magkaroon ng pain, magkaroon ng bleeding, at natatakot kang baka lumabas na ng mas malala, di ba? Ganun po. Kala mo nga, sabi nga nung pasyente ko, para siyang may nakakapang flower sa ilan sa kanyang anus, di ba? Na ganoon na nakatanggal up. So which is bad. Huwag natin paabutin sa ganoon, kaya ingatan. Unang-una, pagka meron na ho kayong hemorrhoids, kailangan po itaas niyo talaga yung kasi yung isang pasyente ko, carnivore siya, wala talagang fruits and vegetables din eh. So yun, kailangan taasan niyo po yung inyong fiber. Ang pagka confirm o na-diagnose mo na talagang meron kayong hemorrhoids, kailangan yung diet mo baguhin mo po, no? Taasan niyo po ang fiber, pagkatapos yung talaga iwasan yung mga spicy foods, fruits and vegetables po talaga. Sa lahat naman eh, Lynn, lahat ng diseases po, fruits and vegetables palagi naman. Always po 'yon. So 'yun ang gagawin natin pag confirm kayo na merong hemorrhoids, no? And then, yung mga treatment na pwede nating gawin, well, acupuncture is really very good doon.
So, ito lang. Ang dami kong natulungan na dyan sa may hemorrhoids. Kasi, marami pong mga acupressure points, no? Is okay, doon sa mga massage therapies, no? Let's say, may nag-complain sa inyo, may lumapit sa inyong pasyente na meron siyang hemorrhoids. Number one po na i-press ninyo at i-massage yung mabuti, yung lower leg. Alam niyo po yung calf area, no? Yung sa likod ng binte. Di ba? Mm-hmm. Alakan. Alakan. Yan ba yan? Wala, yan ang pinaka-start line. Sa alakan, pababa. Alakan, oo. Papuntang sakong na. Di ba? May tendon. Di ba? May tendon doon sa dulo. Oo. No? Sakong, tapos calf area. I-massage po yung mabuti because that is a very good acupressure point for hemorrhoids. Masahihin yung mabuti yan. Kasi sa acupuncture po, napakabilis po. In fact, pag in-acupuncture po namin, nararamdaman nila na merong energy doon sa kanilang anus na parang gumagalaw, parang, you know, nag-insert, nag-tighten po yung, I mean, yung kanyang anus po, mabalik, gano'n. Yun ang description na feeling. Ganong klaseng sensation po. Kaya, i-massage yung pong mabuti yan. And then, pagkatapos yung i-massage po doon, doon din mo sa may sacrum, sa may, di ba, lower back, no? Lower back, L5, sana nag-iintindihan nyo ako. Yung L5 po, yung buong, ano bang tawag dyan? Ano ba sa taga? Ano ba sa taga? Saan banda uli? Sa may balakang len, sa may likod ng yung, ano, yung pinakabuto natin dyan, kasi we call it, that's the sacrum, sana, sacrum area. Sa laba yan, ng ano? Oh? Nang hindi bewa. Sa balak. Oo. So, ayun. Di ba may dalawa? Tadyang ba yan? Hindi ko alam ang Tagalog. To be honest with you, Len. Oh, yung dito sa magkabila ng bewang, di ba may buto dyan? Tadyang ata ang tawag dyan. Yan yung iliac crest. Pero hindi dito sa may baba ng spinal column, Len. Spinal column sa taas ng tailbone. Yan, imamassage po yan. Imamassage din. Okay. Para ma-influence po yung rectum, no? Yung rectum tsaka yung anus natin. Yung buong area po na yan para siya mag, yung blood vessels mag-circulate, ganoon po yun. Yun ang kailangan po dyan, no? So, yun po ang gagawin, no? Pag sa mga massage therapies, yun po ang mga acupoints na dapat yung i-stimulate pagka merong hemorrhoids ang pasyente, no? And then, yung okay. I think na mention ko to before sa isang lecture natin eh. Yung hot seats bath, Len. Yung seats bath, no? Ngayon, sa Philippines o dyan, may mga malaking palanggana, pwede mong iupo. Lalong-lalo na po yung may external po, yung external hemorrhoid, yung may nakakapakay yung kanyo, no? Pagka nag-wipe off kayo o tapos na kayo mag-poop, kita mo mayroong naka-bulge out o may bukol kayo doon, no? Pero that's yung pong tissue po yun na namamaga. Iupo nyo po yan sa isang plangganang warm water with Epsom salt. Tandaan nyo po, Epsom salt. Lagay nyo po na gano'n for about 15 minutes. Hindi po pwedeng 5 minutes po, ha? Kailangan 15 minutes po talaga. Mas maganda pa nga, umabot ng 20. Basta between that time, 15 to 20. Yun po ang gagawin niyo. And do it 3 times a day. 3 times a day po. Take note. Kung gusto nyong gumaling. Kasi, yung hemorrhoids po, pag ginawa nyo to lahat, itong ituturo ko, in 2 weeks, gagaling po yun. That's for sure. Kasi, ang pinaka-worst scenario kasi, ang case ng hemorrhoids po, yung talagang, pag namagana siya, lumalabas na, ganun, huwag nyo na paabot na, baka mauwi sa surgery. Hindi yung maganda. Marami sa Western medicine na pwedeng ginagawa, but bumabalik din. Dahil dun sa lifestyle, sa discipline. Kaya nga, pag once na ginawa nyo to at gumaling na, ingatan nyo na po, wag bumalik. Kasi posible bumalik. Ang inyong lifestyle is ganun pa din. No? So, yun po yun. Yung hot seats bath po, ngayon, sabihin nyo, kung may pera naman, kung mayroong budget, okay, no? May nabibili rin. Ang tawag, hot seats, hot seats bowl ang tawag doon. Ngayon, ano yan eh, kasi ang hirap nga naman nakaupo ko sa malaking planggana, no? Lalo yung mga may edad, di ba? Ang hirap sa balakang, sa tukod, na gano'n. Yung seats bowl na yon,
Actually, ipapatong mo yun sa iyong anidoro, sa iyong toilet, no? Tapos upo, may tubig yun, lalagyan mo ng tubig, of course, ang warm water, ganun. Sakto yung iyong bot doon, may naka-shape. Ay, talaga? Yeah. May ganun? Yeah, meron. Meron, Len. Meron talaga. Dito, sa meron. Meron din sa Philippines, meron din. Kaya, to those people na merong, yung mga hemorrhoid sufferer, ito, gawin nyo. Maging routine po nyo ito dahil maganda. At makakatulong kesa naman palagi nakalaxative. Hindi ho ang palagi nakalaxative kasi na-idle po yung inyong nerve, no? Yung signal from the brain para mag-i-order, i-send yung signal to your large intestine para mag-release to your rectum. Hindi ho nababypass o talaga na-damage po siya ng laxative. Pero kapag doon sa mga grabe, wala tayong magagawa. Pero kung gusto nyo ng natural way, ito po ang gagawin. At aside from the hot sitz bath po na 3 times a day, yung nga po sinabi ko, yung psyllium husk, no? May ano po ito eh, nabibili po ito sa mga health food store, no? Yung psyllium husk na yan. Gagawin yung tea. At least 3 times a day din po. So, umaga at ganoon din po yan. Lalong-lalo sa gabi, pag ininom mo ito, kinabukasan maganda. At nawawala po ang inflammation. Sabi nga, pag flowery ng iyong anus, nawawala po. Umiimpis po yun, iimpis. Nagsosoften po siya. Yun po ang isa sa dapat natin gawin. No? And ngayon, pagka medyo nakapamo, no? Let's say, meron pong pamamaga o may nakalabas po, no? Pwede niyong gamitin yung magmi-mix po tayo ng cocoa virgin oil, no? Cocoa virgin oil, kasamahan po natin ng kasi ito pong formula. Cocoa virgin oil, aloe vera, lavender oil, at saka yung chamomile oil. I-mix nyo po yon. Ngayon, kung wala naman po lahat hindi available, maski isa lang doon, pwede rin naman. Gagawin nyo po, let's say, nafe-feel nyo, may burning sensation, no? Tapos, feeling nyo talaga nakalabas o talagang, kasi nafe-feel mo na yan eh. Yung cotton balls, anong mo doon, isoak mo ng konti lang, no? Sakto lang po napahiran nyo siya. In fact, bago ka dumumi, pag dudumi ka din, pwede niyong gawin yon. Para na sa ganun, smooth siya, hindi magiging grabe yung irritation pagdating na, pagka na ganun, pag lumabas po yung poops, no? But after that, nag-wash off ka or whatever, lagyan mo pa rin po noon, no? As much as possible, pagka ganun nakalabas po, let's say, pagkatapos yung mag-hot sitz bath, no? Lagyan niyo po noon, let's say, about 3 times a day din po gagawin yung gano'n. Hanggang sa ma-feel nyo na may impis na siya, tuloy-tuloy lang po. In 2 weeks po, mawawala po yun. Tapos, hindi pa ako puncture po kayo. And then, pwede rin po mag-take ng magnesium sulfate, no? Mm-hmm. At least 400 to 800 milligrams sa gabi mo iinumin, yan, mawawala. Kasi anti-inflammatory din po siya. Lahat, yung for pain, mawawala. Kasi masakit yan, Len, eh. Masakit talaga. Pagka talagang hindi ka komportable, ikot ka ng ikot, hindi ka mapalagat pagka inflame po siya, no? So yun po yung magnesium capsule po na ano, maganda po yun. It will help, no, kasi dun sa mga kung ayaw niyo ng mga synthetic pain relievers, pwede po ito. Ito po kasi ako itong mga pina-prescribe ko po lahat dun sa mga pasyente, ano. Okay. So in 2 weeks po, sabi ko nga po, lahat yung hot sitz bath, yung oil, pagkatapos yung magnesium capsule, okay na okay po yun. Tapos po yung psyllium husk na parang tea. Ito po ang gagawin natin. Meron po kayong episode o meron kayong attack nito. And sabi ko nga po, kapag ka medyo, let's say, gumaling na po, no? Nag-heal siya, kasi iwasan niyo na po talaga yung ma-constipate kayo palagi. Paano yun? So dapat itaas niyo po yung intake, yung tubig niyo, siguraduhin yun talagang palagi kayo nakakainom ng tama, number 1 po yun. At inyong diet, no?
wag ho masyadong makarne. Wag masyado yun. Mas marami ho, mas magandang fruits and vegetables, no? And then, processed din po, wag masyado rin, no? Yung pang-iwasan niya. Dahil, hindi rin yung... Tapos, once na, ito nga po, dun sa mga tao na, lalo yung mga desk jobs, ano? Di palagi, una ka po. Isa pa ho yun. Kaya yung mga drivers natin, Len, yung mga drivers, siyempre, maghapong nagda-drive yan. Kadalasan yan sila may mga hemorrhoids. Mura na sila. Basta yung trabaho is driving. Tapos talagang nakaupo sila ng straight for about more than 5 hours, 8 hours, dire-diretso. Kaya dapat kahit papano ho, tatayo kayo. Every hour hanggat maaari. Kaya napakahirap pagka nakasyadong ano ko sa trabaho. Pero isa po yun sa nagkukos ng hemorrhoids, yung long hours of sitting down. Okay? So, yun po ang dapat nating tandaan, no? And then, sabi ko nga po, once na gumaling, eh, huwag nyo nang ibalik yung mga gawi na talagang naisip nyo na talagang yun ang nakapag-trigger ng inyong hemorrhoids. Yung lifting, no, hanggat mare, lagay yung, kahit kasi minsan kapag mayroong nagkaroon ka na ng hemorrhoids, gumamit ka ng support o yung waist support, still the same pa rin. Kasi yung pagpuwersa po eh. Yung pagpuwersa, yung para kang umiire, nagkukos po na naman yun. Ng, para yung mga hemorrhoidal veins is lumubuuli siya at mamaga. Parang varicose veins, no? Di ba yung mga sales lady, yung mga security, yung lahat nakatayo madalas. Di ba kasi yung pressure pababa lahat. So hindi wala siyang time hirap kasi yung lower part ng ang ating katawan is wala namang pumping station yan para i-pump ibalik po, wala eh. Kundi puro pababa. Di ba? So katutulungan niyo po 'yon. So by i-lessen out niyo po yung lahat ng mga pressure na posible na mag-trigger yung inyong hemorrhoids, no? To those people na ngayon to avoid or to prevent para hindi, well, yun na, ganun din. Iwasan talagang mag, at ang mabibigat, iwasan talaga. Well, sa mga pregnant, hindi naman may iwasan na hindi magbuntis yung mga women, lalo may partner, no? Pero, may, yung pagpa, yung hihiga po kayo na naka-elevate po yung mga legs, makakatulong po yun. Makakatulong. Ngayon, isa pang tips, kapag ka meron kayong episode ng hemorrhoids, huwag na ko kayo gumamit ng ewan ko, kung pero mas irritable, yung tissue na yung toilet paper. Yung dry, kasi mas nakakadagdag po yung para mag-scratch up, mag-scratch pa siya, masugatan pa. Kaya kailangan medyo soft. Yung mga, kaya ang binibigay namin yung baby wipes po dapat eh. Yung pagka meron pong attack o namamaga po ang anus niyo, yung baby wipes ang gamitin para mas medyo soft siya. Hey, kung wala, kung toilet paper talaga, basain nyo na lang po ng tubig para medyo hindi siya maka-irritate po doon sa tissue, yung anal tissue natin, yung hemorrhoidal tissue natin, yung namamaga po, no? Hindi siya magdadagrad. Okay? So, yun po tatandaan natin, iwasan natin po ang mga spicy food pag merong attack o merong, no? And pagka gumaling, yun, eh, iwasan nyo na po talaga yung mga sinabi ko nga kanina, yung iwasan nyo, well, kaya na bang iwasan na para maiwasan yung pagiging constipated, eh, di ba? So, dagdagan tubig, dagdagan ang fiber. Yun po ang dapat, no? Although, merong mga tao talaga na palaging constipated, so, yun ang dapat na i-consult nyo sa inyong doktor. Kasi pag lumampas po, let's say, 1 month na gano'n na po kayo o paulit-ulit, eh dali nyo na po sa doktor nyo. Diba? Makipag-usap na po kayo sa inyong doctors kung ano dapat ibigay o whatever. Baka kailangan na siya ng gawa ng ibang therapy. Ganun po yun. No? So far. Okay? But for the meantime, dun sa mga bago pa lang at talagang hindi naman ano, so subukan nyo po itong mga sinabi ko sa inyo na pwede nyo yung oil, yung hot sitz bath. Kahit po ang Western doctor, ganun din po sila. Nag-prescribe sila ng hot sitz bath. Kasi nakakatulong po yun para
to alleviate yung pain, pati po yung swelling niya, ganun po yun. And also, so siya gumagamit siya, meron siyang isang therapy na puro cold. So pwede yung pagkakasabi naman, pwede yung gamit yung ice pack. Ice pack. Pwede yung nabibili naman na gano'n, no? Na para po talaga sa ating rectum, meron naman. So yung para to avoid swelling at saka paglabas po. Okay? And then what else? So yun po yun. So yun na yung sa hemorrhoids po. Pero nasabi ko nga po kanina, dun po lang sa kanyang anatomy, yung pag-irip po, yung pinaka main cause po talaga, root cause talaga po is yung pagiging constipated po. At nga, yung pregnancy at saka yung pressure na binababa mula dun sa yung lower abdomen towards the pelvic floor, no, doon po yung nagsisimula yung mga pressure po na naiipit po yung pinaka yung anal canal natin po doon sa may mula sa colon palabas hanggang doon sa may yung anus, no, which is the external. Ngayon, kasi sabi pa nga nung isang research doon na talagang hindi mo maipwesto ng tama yung pag-upo dahil sa nakokompress po siya. Tapos yun nga pa, dun sa to those women na talagang merong episode, huwag po kayong gagamit ng underwear na medyo silky. Dapat yung 100% cotton po dapat. Cotton ang gagamitin nyo. Ngayon din sa mga lalaki, yung inyong boxer gamitin yung cotton dapat. Okay, Len? Okay, oo, ayan. So right? May mga question tayo dito. Mm-hmm. Ito may nabakit. Sister Angus, yung anal intercourse. Yes. Well, Sir Angus, talaga nakalagay dun sa research, talagang isa yan sa factor. Kasi alam naman natin, di ba may mga stories, yung mga sa prison, mga gano'n, di ba, lalaki sila lang, mga gano'n eh, mga nangyayaring gano'n. Yun po talaga. Kasi natotrauma po yun eh, natotrauma po yung pinaka-ano, yung pinaka-entrance po, Sir Angus, yung anus natin, yung hemorrhoidal tissue, yung nga po ang tawag doon, andun po ang vein, so, mai-irritate po siya at posible po siyang mag-burst. Yun na nga po ang delikado. Nagkakaroon nga, yung gusto ko idagdag nga pala, nagkakaroon po ng clotting doon. Nagkakaroon siya ng thrombotic, you know, kumbaga, nagbe-burst po siya, that's thrombosis. Yun po yun. Hindi na po maganda yun pagka ganun ang nangyari. Ito, nangyayari po ito sa anal intercourse. Ganun po yun. Okay. Kaya, iwasan po dapat. At hindi naman talaga dapat gawin. Siguro mga nag-adventure lang sila. Okay. Okay. So, ganun po yun, no? Okay. Okay. Sabi ni Alma. Mm-hmm. Si Alma daw kasi meron na rin siya, pero maliit lang. Natakot okay. Daw siya kasi yung kapatid niya yata. Nung nanganak, lumabas. Malaki. That's it. Ito yun. Ito po yun. By grade nga actually yun eh. Yung lumalabas na gano'n, that's grade 3, grade 4 na po yun. Level 3, grade 3, or level 3, or grade 4, level 4. So, yun. Sipagan nyo, talaga, Alma, ang pag, yung seats bat talaga. Mura lang naman, 500 pesos, ayaw ka. Baka tumaas na pala ngayon. Oo. Yung bumili na kayo doon. Bumili na kayo ng gano'n. Oo. 3 times a day gagawin dapat po yun. Palagi kung gusto mo, mawawala yan eh, nawawala. Oo, nawawala. Gumagaling talaga. Hindi lang dito nga eh, yung mga pasyente, tagal-tagal yan ang meron, 1 year na. Pero nung inakupuncture ko, tinuro ko, gumaling siya. Kahit po, intern din nun, ganun din. May naging pasyente kami sa clinic namin, sa hospital, ganun din. Namin. Hello? Nawawala-wala ka, Dok. Hello? Tayo mo to siguro sa baba, Mi. Hindi. Hindi mo kayo internet. Internet natin? Baka naglalag yung internet. Hindi pa naman, ano? Hindi pa siguro nagbayad si Mari mo rin. Okay. Sakit din pa yan, eh. Hindi pa nagbayad. Ay,
Siguro later, i-ano nyo, i-restart yung ano nyo, internet. Mamaya. Mamaya. So, narinig anyway, na. Oh, na. Okay na, okay na. Okay na. Tapos, yun okay. Sabi ni Sir Angus, Kuya Doc, sabi niya, some people say hemorrhoids heals naturally, but one of my friends said his father undergo surgery because of hemorrhoids. And gano'ng kasibir ba? O ba ang gano'ng consider surgery? Yes, ganito yung Sir Angus. Pag paulit-ulit na po yung bleeding, tapos yung tissue na po, ano na, nagkakaroon na ng triangulation sa loob, Sir Angus. Nag-tangle up na siya, lumalabas na siya. Kaya talagang kinakat na po. Marami po, maraming ginagawa, in fact, bago sila yung last resort ng surgery, meron pa dyan yung rubber banding, ano bang tawag dyan? Yeah, it's rubber band, no? Parang isang device po yun. Pero kaming mga doktor lang gumagawa. Nung tinatali yun, tapos it will live for one day or 24 hours, 48 hours. Nawawala yun, natatanggal. Pero kapag hindi nakuha sa ganun, talagang isa surgery po, Sir Angus. So, yun po yung pinakasivya na palagi na siya nagbi-bleed, ganun po. Kasi baka ang delikado po kasi magbe-burst na po lahat yung mga... Yung sabi nga po, magkakaroon ng thrombosis, no? Magkakaroon ng thrombotic na doon, magbo-blood clot. Kaya... para hindi na umabot sa ganun mag-worse, sinasabi. Kaya lang po, meron ako nakita, surgery na, bumalik pa rin dahil bumalik doon sa kanyang lifestyle, you know. Kaya nga sabi ko, once na ginawa niyo yung mga major decisions na ganun, make it a point na talagang baguhin mo na yung lifestyle mo dapat. Kaya mabalik doon. Kasi imagine, nagdaan ka na sa surgery, tapos ganun pa din. But sabi ko nga po sa inyo, ito sundin lang natin to natural way. Pwedeng-pwede po. Bago naman umabot sa pagiging malala, yung hot sitz bath, yung oil, tapos yung magnesium po, no? Okay po 'yun. Nakakatulong po talaga. Kasi it will heal by itself naman. Tama sa amin Sir Angus, but ayun nga po, mag-pay attention. Talaga intindi, huwag niyo i-take for granted pag may ganun. Ingatan po. Iwasan yung akala alam mo, no? Sabi nga ron, evaluate mo yung sarili mo kung ano ang nakakapag-trigger. So, once na ma-identify nyo po yun, i-anong na po yun. Stay away from that. No? Wala na. Iwasan nyo na po yun. Yung mga ganong gawin. No? Tapos yung pagkain, yung lifting, number one po yun. Hindi naman natin pwede sabihin na wag magbuntis kung may partner, di ba? Ingatan na lang po talaga. Ingatan. So, kaya dun sa kila Miss Alma, so, kailangan ganun lang, Alma. Although, yeah, kasi genetics na eh. Genetics eh. Genetics din to. So, genetics din lang eh. Meron din eh. So, genetics to learn. Genetics din. Sa isang factor. So, habang maliit pa, ipagalingin na natin. No? Okay? Ipamasahe mo na ipamasahe kay Ed, ha? Until points niyo, yung leg, tapos yung sa may balakang mo, pataas ang massage, no? Pataas. No? Hagurin pataas. Hilutin pataas mula dun sa yung balakang, pataas ang pataas para yung mga blood vessels mag-stimulate, hindi mag-concentrate sa baba po. Hindi mag-build up. Okay, yung pressure. Ganun po yan. Okay? Okay. So, yun ang kaya. Tapos, na, palagi maglagay ng yung it's either chamomile oil, lavender, or yung... May chamomile oil ba? Meron rin. Yung mansanilya sa atin. Mansanilya. Ah, mansanilya. Okay. O nga pala. Yeah, that's Filipino chamomile. Tama. Chamomile. Okay. Yan. Chamomile. Pero masarap yung amoy ng chamomile. Ano ah? Yes. Maganda yan. Gusto ko amoy nun, no? Papahiram pala. Oh, tsaka murang-mura sa Pilipinas yan. Mm-hmm. Chamomile. Tama yan. Mansanilya in short. Oh, mansanilya. Okay. Sabi naman, Sir Angus, how oriental medicine approach on
hemorrhoids, especially on a severe cases na may mga bleeding na may bleeding na po. So sir, it will not go to surgery. Kung yeah. Para hindi na daw ma-opera. Paano ba ang approach ng orientation? Yeah, may, Sir Angus, pagkaganong bleeding, may na-handle akong gano'n, may mga na-encounter na akong gano'n mga pasyente. Unang-una po sa acupuncture, marami pong mga ginagamit kami yung points to stop bleeding. Mapapahinto po yung true acupuncture. Nagawa namin yan. Nagawa po yun po. Lahat ng acupuncturist po, acupuncture doctor, nagagawa po. Unang-una, yun po ang unang-una naming approach yun, to stop bleeding, to alleviate swelling, yun po yun, lahat true acupuncture. Tapos, may mga herbs kami binibigay, pwede po yun. Para hindi umabot dun sa surgery. Tapos nga yung ano po, yung talagang i-avoid mo na yung lifting. Talaga. Kasi lifting ang nakakapagpagrabe po dun. Tsaka yung pagiging constipated po. Okay. Ang ano na ang Tagalog sa tailbone? Yan ba yung gulugod? Tailbone len, yung pinaka-last part ng ating spinal column len. O oh, yung buto rito, yung sa gitna sa ng... Sa likod, sa baba ng butot mo doon na. Oo, yun na yun, Sir Angus. That's gulugod na, gulugod yun, di ba? Yeah, gulugod. Yeah. Gulugod, Sir Angus. Yun nga pala ang Tagalog ng spinal column. Gulugod. Gulugod nga pala. Yung dulo-dulo. Kasi ano yan, Sir Angus, ang section ng ating nating gulugod is cervical, yung sa leg. Tapos mula doon sa baba ng balikat papuntang bewang, that is thoracic. Tapos mula sa bewang pababa doon sa may yung sacrum, that's the lumbar. Tapos sacrum, tapos tailbone na po. Mm-hmm. Yung pinakalat. Mm-hmm. Yan na po yan. Napakarami. Andiyan po yung lahat ng ating mga ugat, ng nervous system natin. Andiyan po. Kaya nga minsan pag ina-acupuncture namin dyan, pag ina-acupuncture talaga, nararamdaman yung sensation dyan po pagka naglagay ng needle sa lower leg. Nararamdaman po yan. Okay. Yeah. Sabi ni Alma, hindi daw ba ilublub yung sa maligamgam na water, yung ano, yung pinaka, ano, puwet daw? Oh, yun nga yun, Mr. Alma. Doon ka nga upo. Doon ka nga upo. Kung planggana, na malaki, di nakaupo lang niya, nakasalang pa. Yung ganyan eh, parang Kaya yung sinasabi, yun. Kaya yung sinasabi ko kanina, Miss Alma, na sitz bat, bowl, na nabibili, kasi ipapatong mo ito doon sa iyong toilet bowl para nakasquat ka ngayon. Kasi pag nasa planggana, ang hirap na sa flooring, nakaupo kang ganyan, ang hirap, di ba? So, kung 15 minutes to 20 minutes, kung at least kung bibili, kung meron kang yung pinaka-bowl na sinasabi ko, yung hot seats bowl na yon. Parang arinola ba yan, no? Parang ganun. Kasi nakahulma yun, Len, eh. Upo ka doon. Upo ka. Lalagyan mo ng tubig. Talaga nakababa yung bot doon, yung puwet mo doon talaga. At may tubig, no? Na maligamgam, yung kaya mong init, ganun. Tama. Pwede yon. Hindi rin, me, kasi nag-ano yun, eh. Alin yun? Mahirap kasing gawin yon yung parang steaming kasi aangat sa ulo mo yung tubig ay yung maglalagay na lang ng pwede yan steam sa pwede aangat yung pressure parang arinola na lang sure me aangat yun pero ganito ang gawin na lang. Pag kung mag-i-steaming rin lang, lalagyan mo na ng herbs, no? Chair na butas-butas, no? Nakaupo ka sa butas-butas na upuan, no? Tapos yung, let's say, yung ano bang magandang gamit? Yung rice cooker, yung cooker mo, no? Oo. O yung pang-cool. Huwag naman, yung kaya mo naman kasi baka mapaso ka. Organ mo, ano, tsaka yung wet mo, no? Lagyan ka na lang na mainit na tubig siguro. Pwede. Tapos, yung rice cooker. Kasi pwede, diba? Maganda kasi dun, Len, gagamitan mo, kung gagamit ka ng herbs, lagyan mo siya ng yung sariwang banana leaves. Ah, okay. Yan. So, mag-i-evaporate yun, may water vapor. Nakakatulong yun dun. Isa pa ho yun. Ah, antiseptic pa yun.
para antibacterial pa yan, para mawala po yung infection. Ganun po. Okay. Isang matang, isa pa rin, pwede rin yun. Sabi ni Mari mo, tapos maglagay ka lang din ng basang bimpo sa ulo para hindi umangat ang pressure. Ah, talaga? Basang bimpo? Oh, sa ulo. Basta nag-steaming, lalo pag galing sa lower part, o sa, yan, nakaupo ka, no? Maglalagay ka ng basang bimpo sa ulo kasi angat pressure. Okay, oo. Angat yan eh. Yan lang gawin. Maganda, kaya maraming pwedeng gawin. Kaya nga itong tinuturo natin, tandaan niyang mabuti, dahil malaking tulong po ito at talagang gagaling po inyong hemorrhoids po. Tinatanong din ni Alma, Doc, ilang milligrams daw yung magnesium sulfate? 400 to 800, Miss Alma. 400 to 800, Alma. Yun ang, sa gabi mo siya iinumin. Mawala ang pain, mawala ang inflammation, tapos pag poops mo kinabukasan, medyo maano din siya, maganda. At ito pang isa kung gustong idagdag, yun din po yung frequent diarrhea, nagko-cause din po yan ng hemorrhoids. Oo nga. Kita niyo, di ba, pag paulit-ulit, di ba, pag nagano ka, ang feeling mo, nagbo-burning sensation na yung anus, tapos parang pili mo may something na gustong nagbo-bulge out na sa rectum mo, di ba? Ganon. Kaya hindi rin maganda ang palagi nagkakaroon ng diarrhea. Isa pa po yun. Nagko-cause po yun ng hemorrhoids din. Okay. Okay? Sabi ni Alma, ano daw bang gagawin pag lumabas na yung almoranas dahil sa panganganag? Need na raw ba ng operation? Ipacheck muna sa yung doktor, no? Patignan mo nang mabuti. Pag pinush ba, bumabalik? Ano? Kasi, pagka ganyan kasi pinush inside, may pupush yun lang eh. Natutulak yun, bumabalik. Hmm. Tapos, kaya lang, minsan pag nakatayun, pag tumayo, bumababa na naman. So, yun ang pinasasabi ko kanina na naka-loose, no? But, yun na nga eh, maganda sana kung pa-acupuncture mo yan eh. Kasi kakapit yan eh. Kasi, yung nag-loose na tissue, mag-ano yan, may mag-rush down na blood vessel dyan, magko-contract siyang konti dyan. Okay. Maganda. Ano pala? Kuyukot pala, sabi ni Sir Angus, yung ano, tailbone. Gulugod is spinal cord. Kuyukot. Yung kuyukot, Sir Angus, no. Sir Angus, yung kuyukot, that is the buttocks fold, Sir Angus. That's a buttocks fold ang kuyukot. Yung sa baba ng iyong, yan yung masa baba ng, that's a buttocks fold. Tingnan mo sa internet, Sir Angus. Yun po yung kuyukot sa atin. Yung, ano ba yun? Basta, yun po yung nagbo-bulge out ng mga muscle tissue din po yun. Sa taas ng iyong hamstring. Yun, hamstring. Sa taas yung iyong hamstring, sa taas, at saka sa iyong yung cheek butt. Dan po sa baba. Yan po yung kuyukot. Ngayon, yung tailbone, yun po yung babang baba ng gulugod. Yung pinaka last bone po yun, Sir Angus. Eh. Last bone. Tapos, okay. Nung nag-diarrhea doon anak ni Sir Angus, umiiyak kasi masakit na doon yung puwet niya. Yes. Oh, yun na nga yung Sir Angus. Kaya nga, pagka ganun, merong pads, no? Na nabibili, tapos iinitan mo lang, ilalagay mo lang yung po doon para na sa ganun, ma-suppress yung kanyang tissue, yung, yung hemorrhoidal tissue natin, ma-relax siya. No, wag siyang naka-constrict. Yung dahon daw ng bayaba, sabi ni Lindsay, pag kayo nga, di ba, usually sa province ganun, pag nanganganak ka, yeah, pinapaupo din sa ano, yes, tubig na mayroong mainit, tapos nilalagay ng dahon ng bayabas. Di ba? Totoo yan. Ganun din. Totoo yan, Miss Lindsay. Siguro nung mga nakagano ng ginawa mo, Miss Lindsay, no? Tama yun. Tama yun. That's a very good way. Tama yun. Sa hemorrhoids, okay din po yun. Okay din po yun. Okay. Pero yung pagka-upo nga po sa sitz bath nga na yun, Miss Alma, pwedeng Epsom salt, yung nagagamitin po.
Kasi sabi ko nga po, nakapagpasofen nyo, nakapagbaba ng swelling, at pati yung inflammation, lahat po yan. Ano siya. Okay. Ayan. Hello, Sedeline. Megalab, shout out. Ayan, si Sedeline. Hello, Miss Sedeline. Okay. Tapos, okay. Mm-hmm. Okay, yan. Ano na natin? Okay, may tendency daw bang bumalik yung Almoranas kapag nawala na? Oo nga. Yeah, pagka hindi mo iningatan, let's say... Tulad ni Alma, nawala daw yung sabi niya. Bumalik ka sa iyong, let's say, sa diet mo, na nakalimutan mo na yung fruits and vegetables, puro fast food na. Babay ka. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, yung pinaka-worst nun, yung surgery na, nagkaroon ulit, o, di ba? Ganun po yan. Oh, paano daw gagawin? Ay, hindi, nasagot mo na ata to. Kung lumabas na, no? Pero kailangan pa rin talaga ipakonsulta sa doktor, di ba? Kailangan talaga ikonsulta. Oo, naku, talaga. Lalo yung ganyan na lumabas, nanganak siya, tapos, ano, kasi prolapse na po yan eh. That's prolapse already. But, actually, yung sabi ko nga kanina, yung mga prolapse na yan, yung anal prolapse, yung rectal prolapse, yung tissue niya po na yun mismo eh, nag-loose na siya. So, kailangan ipacheck mabuti sa yung doktor kung paano gagawin. So, kailangan na talaga. Lahat naman kasi dapat talaga, mahirap mag-self-medication. Hindi, oo. Itong tinuturo ko lang sa inyo na pwede niyong gawin kapag kayong talaga, pero kapag medyo ganyan na may paulit-ulit na po, no, 'di ba? Sabi ko nga po kanina, 2 weeks pag hindi pa siya gumaling, itawag niyo sa inyo. Sabi ni Alma, halimbawa daw manganak siya kasi yung kapatid niya na lumabas yung Almoranas na bawa daw kasi meron siya dati nang anak siya. Pas may possibility na ganun din ba yung mangyari sa kanya? Parang huwag kang kabahan. Magpa-acupuncture ka. Lalakas siya pagka Miss Alma, kapag ka kinasal na kayo ni Adrian, tapos magbubuntis ka na siguro, nagki-clinic na ako dyan. Ako nang gagawa na lang. Okay? Hindi. Basta, pwede naman palakasin niya ni Miss Alma, mag-exercise ka. You know, pinakamagandang exercise po yan is brisk walking po. No? Brisk walking? Brisk walking lang. Pinakamaganda dyan. Para lumakas yung pelvic floor, yung buong pelvic floor mo, lalakas yan. Tapos yung mga muscles around the rectum, lahat po yan yung kailangan lumakas po yun eh. Kaya nga dapat mag-exercise. Ganun po yun. Kaya huwag kang kabahan, Miss Alma. Marami pang bata ka pa naman eh. Although nasa family, nasa genes, pwede pa rin palakasin. Okay. Okay. Tapos nasagot mo na ata ito, no? Kung totoo daw ba ng spicy food, nakaka-trigger ng Almoranas. Ito nga po yan eh. Diba, sabi nila, narinig ko rin yan dyan, sinumpong ka ng Almoranas mo dahil kumain ng Bicol Express na talagang grabing anghang, no? Hindi totoo po yun. Hindi totoo yun na yun ang nagiging dahilan ng Almoranas. Hindi siya dahilan. Pero hindi siya magiging basta pwede siya maging cause ng paglala niya. Kasi spicy siya eh. Yung burning sensation. At pangalawa, pagka nag-poop ka, siyempre kumain ka, magiging irritant siya doon sa anus mo. Mula doon sa iyong rectum, sa internal hemorrhoids mo, doon pa lang paglampas niya sa iyong large intestine, pupunta na doon sa iyong colon, tapos ando sa may pinaka anal canal niya, magkakaroon po ng irritation doon kasi isipin natin, medyo may mga ng mga veins doon, yung mga hemorrhoidal veins, di ba? Irritated na siya. So, kaya lalo po mas mag-i-increase yung po ang dahilan doon. Pero, hindi ka nagkaroon ng hemorrhoids is because of your maraming kinaing spicy foods. Hindi po yun. Hindi. Wala po ako nakitang ganun sa libro, sa medical book. Wala naman. Okay.
Ayan. Merong sinasabi sa Angus, may kasabihan daw yung matatanda. Ang katapat lang daw niyan, yung piso na coin na binabad sa yelo, tapos ipupush mo lang daw yun para daw pumasok. Sabi niya sa Angus, di ba bad yun or mali yun? Sir Angus, no? Ganito yan. Siyempre. Alam mo, ang gagaling, ang may logic, ganito po yan. Magaling ang mga matatanda sa atin ng araw eh. Kasi isipin natin, yung hemorrhoids, yan po yung, di ba, namaga siya, ganon, to stop swelling cold talaga. Meron po niyang therapy sa Western, kami ginagamit din namin yon sa, ano, sa Oriental medicine, pero ice talaga. Na ganon, ice. No? Ice talaga, dahil to stop swelling. Sa Western, meron silang device. Meron silang device, ang itsura nga nun, Len. Sa akin is para siyang ano bang tawag doon? Para siyang vibrator eh. Ah, see? Pag ano naglokohan nga kami ng mga klase ganun eh. Tapos ilalagay yun doon sa iyong anus talaga. Tapos ito todo yun, malamig na malamig yun, ipipreeze out yung mga veins na nag-burst, lahat po yun. Uh-oh. To stop swelling, to stop bleeding, lahat po yun. Yun po ang purpose. Okay. Kaya yung logic ng matatanda na yun, Sir Angus, totoo yun. Totoo yung katapat na piso, totoo. Pero hugasan nyo muna yung piso, baka ma-infection kayo. Claro. Totoo yun, totoo po yung logic na yun. May ganun pong device sa Western. Sa amin, pinalalamig. Ay, yung piso, kasi mamili. Grabe, no? Ganun. Pero ang purpose, ang scientific ano po, no, is talagang to please out po yung veins na yon. Yung mga blood vessels na namamaga, nag-bleeding, mapipreeze out po yun. Magko-constrict. Kasi dilated po yan eh. During the hemorrhoids attack or whatever, nakadilate po lahat yan. Dahil namamaga. So, kailangan naka-open. Naka-open sila. Ang Tagalog, nakabuka, ganon. So, kailangan i-ano mo yun, i-constrict. I-close mo yun by using yung, ang trigger point mo is yung cold. Yung ice, kami ice. Yun na nag-ano sa kanya. Mas nakakatulong yung damig. Oo. Yun talaga. Nakakatulong talaga. Miss Alma, yung kaya pag may ganito pa yun. So kaya maraming pwedeng gawin, pwedeng para wag lumala. Wag na ibang istorya po kasi yung anak siya, kasi grabe ang pag-iri noon, of course, no. Yun yung sinasabi na genes, no. Medyo mahina yung mga cell tissues doon niyo, no. Sa family niyo, mga ganun kung saan naman na yun, kasi totoo po yun eh. No, once na yung mga nanganganak, yung mga kaya nga iba, hindi na pinaiire, ano na lang, ang tawag doon, cesarean na lang. Yun nga lang pala, Miss Alma, pag nabuntis ka, cesarean? Ano, wag na mag-inig. Wag na yung normal delivery. Oo, wag na normal delivery. Sabi mo kay Adrian. Cesarean na. Sabi mo kay Adrian, ayaw ko magkaroon ng hemorrhoids, kaya kailangan cesarean ako pag handaan natin. Mahal. Biro lang. So, ganun lang po yan. Yung iba ko nga talaga, isa yon sa mga ina-avoid ng iba. Lalo pag alam nila na talagang medyo weak ang mga tissues po doon, yung hemorrhoidal tissue o whatever na ganun. Kasi alam naman ng doktor nyo yun, ng OBGYM ninyo, doktor nyo. Malalaman nila yon. So, kaya maraming pwedeng gawin naman para hindi mag-trigger o magkaroon noon. Okay? Huwag na umabot sa pag-ipon. Okay? Yeah, start na doon ng pang-ipon ng CS Alma, sabi ni Sir Angus. Okay? Mahal! 1,000 ang CS. Yes! So, ganyan lang yan. Yan ang kailangan lang natin gawin, di ba? Yeah. Yung nga, yung pang-isa, kapag ikay talagang nagkaroon ng episode o naka-experience ka ng hemorrhoids, gumaling, huwag ka na rin kumain ng mga spicy foods. Iwasan mo na po yan. Kasi sabi ko nga kanina, isa sa magiging
cause ng irritation po yun eh, pag nag-poop ka, nag-move ka ng bowel mo, no? Mga ganun po. Kasi pag kumain ka, kaya medyo mainit yung anus mo eh, di ba? Oo. Parang may burning eh. Burning sensation is because of that. No? Kinain mo. Ayan. Okay? Ilang kutsara daw ng Epsom salt? Siguro mga yung kasi mga 4 tablespoons siguro. Kasi mahal nga ang Epsom salt doon eh. Okay. Sa isang ano, planggana. Sa isang planggana. 4 to 5 tablespoonful ah. Ganun. Hindi maalatang pet noon. Hindi naman. Dami. Baka mamaya maging matutunan naman yun. Para matipid. Hindi. Kaila, kasi na, lalo kapag kayo nakalabas, uh-huh. No? Yung external hemorrhoid, kailangan yun eh. Kasi isosoften niya yun, yung namamagang vein, ibababa niya yun, i-reduce niya yun. Yun ang purpose uh-huh. na. Yun ang purpose ng Epsom salt. Pag inabsorb ng skin mo yun ng tissue, mabilis yun, bababa ka agad. Papasok ka agad. Ganun yan. Okay. Ayan. Nasanay na lang si Alma na hindi na siya nagmamaanghang. Huwag na magmaanghang, ha? Huwag na maanghang. So, pero gamutin na lang muna. Kailangan gawin. Kumain lang palagi ng papaya, ha? Baka tulong din ba yung pagkain ng mga, like yung mga saluyot, yung mga saluminas, no? Kasi fiber siya, no? Ano like nga yun? Mga okra. Yeah, makatulong yan, Len. Lahat yun. Yung para, Padudulas, yes. Just slimy. Kasi ano nga yan, sa Western approach, ang ginagamit nila yung mga suppository with oil na ganyan. Uh-huh. Meron, may mga ganyan. Lalo kapag internal ang kanyang hemorrhoids, gagamitin lang ng suppository na merong oil yan. Para smooth ang gliding ng poops or whatever. Okay, oo. Sinasabi. Okay, yan. Sipin natin, pero mo, hemorrhoids eh. Pero sa bagay talaga, masakit eh. Masakit yun. Diba? Kwento nga nung pasyente ko, oo naman. Mm-mm. Hindi nga siya makaupo eh. At talaga? Oo. Ano yung tidok? Lumalabas sa puwet? Kasi narinig ko lumalabas. Paano yun, no? Actually, nakakaroon siya ng bukol nga, Len, eh. Yung anal ring, lumulobo yun, Len. Lumulobo yun. Ganun kalaki yung portion na lumalabas? Yeah. Malaki ba yun? Mga sabi nung parang sausage daw eh, sabi nung pasyente. Ay, ang laki! Diyos ko! Ang laki nun, no? Kanina, kaya si Edwin. Sige, ikaw magbagsak sa mga sa merong kang business. Oo, bentahan natin si Edwin ng okra tsaka saluyot. Bentahan saluyot. Mm-hmm. Ay, ano ko ba ang saluyot? Sikat na sikat yan sa Japan, sa Saudi. Yes! Sa Saudi, gustong-gustin ang saluyot soup. Yung Saudi. Yung mga pagpet na Ilocano. Ay, ang sarap-sarap kaya ng saluyot. Yung iba ayaw nila kasi nga madulas. Slimy. Sila. Pero very healthy yan. Healthy no. Oo. Ginagawang soup yan eh. Yeah. Very healthy. Yeah. Mm-mm. Ang saluyot. Very healthy talaga yan. Mm-mm. Yeah, magkakain talaga ng saluyot. Kakain dapat ng saluyot. Ganun ang gawin natin. Okay? At wag nang, kung pwede lang, wag na yung fast food talaga. Oo naman. Talaga naman nakakasawa. Tsaka, sabi nga eh, mga basura na lang yan. Hindi na dapat yan. Sabi nga eh bakit ito pinayagan business? Eh, ganun talaga, business yun. Business? Oo. Ganun talaga yan. Oo. Nilalaga. Tapos nilalagay pakbet. Tapos may bago. Oh, pakbet. Oo. Sarap kaya yun. Masarap kaya yung nilagang okra, ilalagay mo lang sa ibabaw ng kanin. Lalo yung maliliit, huwag naman yung malaki. Oh, mas maganda kasi maliliit, mas ano kasi, pag malalaki kasi, parang alam mo yung pinaka-fiber niya, ang tigas.
Diyos ko po, Antigas. Magulang na yung ganun, magulang. Bili namin dito sa Seafood City. Oo. Kaya dapat talaga pagbibili kayo, medyo maliliit. Pag masyado na malalaki, ano na yan? Matigas na yung pinaka, ano yan? Yung pinaka, yung parang balat niya, parang pinaka ano. Yung pinaka bunot niya. Oo, yun, yung fiber. Antigas, parang ano na talaga, kulang na lang gawin mong walis. Ang tigas na talaga. Pwede pag malalaki, lang, ganun yun eh. Tigas. Gamitin mo ng pangwalis ng iyong table, no? Ng dining table. Gawing ano? Pwede nang gawing dental floss. Dental floss. So, yun ang kailangan natin gawin. At huwag natin. Tsaka damihan talaga. Damihan ng fiber tsaka vegetable. Oatmeal, Doc, no? Yeah, kailangan magkakain ng oatmeal. Kasi, di ba, Almoranas, kasi pag kahirap kang magpupo, dyan nag-ano rin yung trigger, eh, no? Hindi, talagang yun, isa yung lens sa isang cause. Isa yung sa cause din. Oo. Kung bakit nagde-develop ang hemorrhoids. Lalo yung kagaya ng mga pasyente na naman na may diabetes. Uh-huh. At hypothyroidism. Diabetes, hypothyroidism, lahat yan kasi palaging constipated yung mga yan, no, yung mga pasyenteng gano'n, no? Uh-huh. So, kaya nga kami, ako, personally, pagka gano'n na mga, ina-advise ko sila palaging kumain ng prunes or... Ayun, prunes, isa pa yung prune juice. Yan, ganyan, para palaging maganda ang kanilang poops palagi. Oo, oo. At maiwasan po yung hemorrhoids. Kasi, nagsisimula yan, isang pasyente ko, diabetic siya. Sabi niya, tuwing, ano, nahirap siya tuwing umaga. So, feeling niya raw, namamagana yung puwet niya. Eh, yun na nga po, hemorrhoids na nga po yun eh. Sabi pag ko, diabetic, malaki ang tendency na magkaano ka? Yes. Ayan? Kung mapipigilan mo yung pagiging constipated mo, yung constipation, okay lang. Pero normally kasi, habang tumataas ang blood sugar, at hindi na, lalo doon sa mga uncontrolled, no? Yung hindi na kukontrol ang blood sugar, yun, diabetic. Ano talaga sila? Constipated talaga. Hirap sila dumumi sa umaga. Mm-hmm. Habi nga nung isang pasyente ko, bilog-bilog daw yung kanyang dumi. Kala mo, kambing. Parang kambing, oo. Oo. And aside from that, pagka na age 50 na talaga, gano'n talaga, Len. Kaya ingatan na, matitigas. Oh. Kaya damihan ng tubig. Oo, tubig talaga. Tubig talaga. Yan. Mm-hmm. Kailangan matubig. Water talaga. Yun po ang kailangan. Kaya, yun ang mga dapat nating ingatan at talagang tandaan natin kapag meron tayong ganong problema sa ating health, no? Mm-hmm. Taasan ng tubig. Number one, ang tubig, napakaraming ano ng tubig sa ating katawan, di ba? Kailangan yun. So, pagka maiiwasan mo na para maging constipated ka, so at least hindi mag-trigger o hindi mag-ano yung hindi mag-flare up ang iyong hemorrhoids, no? Mm-mm. Kaya ganun. Okay. Ano natin? Okay. Ayan, no? So, yep. Kailangan ng mga gulay, yan talaga dapat kainin. Gulay talaga dapat, oh. Gulay. Kasi pagka tulad to kasama ko, hindi siya mahilig uminom ng tubig, lalo na pagka tapos mahilig din ito sa karne. And so, itsura na ng poops niya, talagang grabe na, maliit na siguro, dry na. Lagi siyang nag-ano, lactase. Yun na, laxative. Ano laxative. Yun ang iniinom niya. Yun na. Dalawang araw pag hindi siya mag-laxative, tatlong araw. Yung mga laxatives na wala na, kawawa na yung... Nag-independent na siya dun. Oo, oh, yun na. Yun na, hindi na maganda. Mm-mm. Hindi maganda yung laging may laxative. Oo, kung hindi ko nga inaano yung ganyan. Mahirap yun. Mga natural na kagaya ng yung prunes talaga. Mga natural. Yung prunes, papaya. Lagi. Huwag nakakain sa gabi. Mm-hmm. Yan, nakakatigas na. Lalo na pag kumain ka ng ano, maraming rice. Naku, ano yan? Ano man? Oo, yung rice. Naku, ano yan eh? Pag-isip ko pa lang. Maya-maya, sabi ko, Willie, mauna na ako sa iyo. Oo. Anday ko kasi iniinom na tubig, Mari. Tama yun.
Lalo okay, na every time iinom akong gamot. Hindi, hindi pwedeng isang lagok lang, kailangan maubos isang baso. Oo, true, true. Ako ganyan din, isang baso talaga. Tapos mga supplements pa. Kaya ang dami kong iniinom. Kaya ihi ako ng ihi. Maganda naman yun. At least na ilalabas, diba, yung mga, kahit true ihi, nalalabas mo yung mga toxic sa katawan. Oo, diba? Nandun pa yung ano mo, ang iyong pag-ano sa umaga. Oo, oo, oo. Oo, true talaga. Maganda. Maano talaga yan. Number one talaga ang tubig. Mm-mm. Yun nga daw ang pinakamagandang medisina na para at least hindi ka maging ano. Yung kumbaga maiwasan yung mga sakit na hindi maganda sa, alam mo yun, mga nauusong mga sakit na yun. That, kasi iba nagiging puro soda, di ba? Oo, kung ba pwede isama nila ang lagi ang apple sa umaga. Oo, oh, yun. Apple. High fiber yan. High fiber yan. High fiber ang apple. Yan. Oh. Si ano daw, hindi malakas sa tubig, Doc, at kamari, si Alma. Ayun pa ang problema po pala. Ikaw talaga, sinabi ko noong hindi pa. Hindi pa pwedeng wala kang hindi tubig. Hindi po pwede yun. Kasi tayo, si, ano eh, 8 glasses a day pa nga, eh, kung pwede naman sa dami. Kung... Huwag kung wala kang problema sa ano, ha, pag... Hindi, sa, kasi meron... Heart congestion naman yun. Sa heart congestion. Heart problem. Kung wala namang heart problems, okay lang. Alin yun? Alin yun? Yung pag yung fluid intake lang, yung water intake, kapag may heart congestion, of course, yun na yun. Hindi pwedeng maraming tubig, Doc. Bilang ayan, si, na, ano, si Cedrine. Na-discuss natin yung mga. Si Alma naman. Ayan. Salamat daw, Doc, sabi ni Cedrine sa bagong kaalaman. Sabi ni Alma, salamat daw. The best ka daw. Ayan. Sabi ni Alma. Oo, basta nga naman. Sabihin nyo lang kung ano yung maiisip ninyo na gusto nyo i-topic natin. Oo, message. Oo. Ayan na. Okay, yung ano problema yun. Ay, ano natin. Pero yung bang pagdumi, ba, dumi-dumi ka inang isang araw, ang ganda, okay lang ba yan? Okay lang yun, Len. Okay lang. Oo. Kailangan namang, ano yan, tama lang yan. Meron kasi ibang tao kada kain, nababanyo. Yung spleen yon, pero okay lang din naman. Ibig sabihin nun siguro yung kanyang metabolism, no? Yes, masyadong madaling mabilis. Madaling tumuna. Oh, oh. Oo. Oo, may ganun. Wala nang problema rin yun. Oo. Okay. Kaya ang tubig talagang dapat marami yan. Si Tita Dani, hindi siya mahilig talaga uminom ng tubig. Yan nga ang problema. Sabi niya, uminom naman ako ng ano, ng tea. Iba yun. Sabi ko, hindi yun considered as ano. Hindi tubig yun eh. Fluid lang. Hindi siya ng timet maya. Hindi rin pwede yun. Hindi rin. Kailangan talaga ng water. Water talaga. Iba talaga ang water. Hindi yung tignamihan niya ng tubig gawin niya isang bantay. Hindi nga uminom ng tubig. Ayaw nga. Ayaw nga. Oo, lagok na mata. Salto talaga, alam mo. Sarap-sarap kaya nga, ganyan, balik tayo kayo sa yung kanyang hemorrhoids. Kailangan anuhin mo na yun, damihan mo yung tubig mo. Para hindi na siya mag-trigger or whatever. Oo. Kasi isa saka yan. Ano, kahit water, nakakaganda rin ang skin ng water. Oo. Yun ang kailangan. Sa rin yan. Ayan. Astig ka daw, sabi ni Sir Angus. Ganda raw ng ating ano yun. Discussion. So, Nakakita ng balat daw, nakakabata. Oo, yun nga daw, Mare. Nakakaganda ng skin. Pagka... Kasi syempre, hindi ka na didry yung skin mo dahil pagka, ano, diba, more on water ka, yung skin mo, nag-glow siya dahil sa water. Yung iba nga, Mare, 3 liters a day? Kaya, hindi ko kaya yan, pero talagang 8 mahigit pa ako. Pero yung 3 liters, parang dami nun. Alam mo, mayroong tubig na ang sarap-sarap inumin. Kahit, alam mo ba yung tubig sa Switzerland, kasi galing sa bundok, ang sarap ng tubig nila. Sa tala ka. Hindi talaga. Kasi galing sa bundok, di ba? Alam mo naman ang Switzerland, ano ng bundok yan. Kasi ang dito, lamig. Mare. Ang lamig sa mare. Mare dito sa ano, sa LA, ano sa yung ba iniigib ba na last spring water daw? Iniigib pa yun mula doon, di ba iniigib nila doon sa mula sa L, ano pa? Ano ba yun? Carlsbad. Oo, sa Carlsbad. Eh, malayo-layo yun dito. Kalahat. Siguro ano yan, spring water, no? Spring daw. Aba, spring water. Galing dito ha, Mare, malayo-layo din yun.
Huwag na pa sila nag-iigid, nagdadala ng balitang ano. Sabagay, kung may sasakyan ka, why not, di ba? Oo, ilagay pero... sa isang container. Ang dami, ang dami. Pwede naman na dito, kaya lang nga sabi masarap daw. Pero kapag stone forming ka naman, ma-prone ka sa, hindi pa pwede yung stone. Nga, no? Dati na-discuss mo na yan, no? Hindi rin pwede yun. Ikaw ay tao na madali mag-form ng mataas ang uric acid, no? Mataas ang uric acid mo. Hindi rin pwede yun. Hindi pwede yun kasi pwede mag-ano yun. Kaya panadok, mayroong iba na yung mga ganun naririnig ko, ba, no? Yung tulad dun, parang may naringgan ako dati na dun sa Switzerland. Parang nag-ano siya kaagad ng ano, ng yun nga yung uric acid. Dahil sa tubig siguro nila, no? Yes, dahil doon. Ayun, oo. Kasi maraming calcium oxalates, mga ganun yan eh. Yan ang mga, pwede mag-form, pero mag-form. Kaya nga na ano talaga, ang purified water. Oo. Kaya pala, no? May, talagang lahat meron eh. Kahit maganda, meron pa rin siyang bad effect, no? Depending hindi talaga sa, perfect. Depende sa katawan talaga, yung body response natin. It always, yung, kung ano man ang dapat na gawing treatment or whatever, kung ano ang, ano, depende sa body response at every individual is different. Hindi pa pwede magkapareho. Walang magkapareho. Kaya, wag na wag talaga mag-self-medicate, nagamit nito, nagkapit-bahay, yun din ang gagamitin ko dahil gumaling siya, hindi pa pwede yun. Kung mag-worse ka, tatandaan mo yun. Sa kanya bumuti, ikaw pwede kang mag-worse. Kaya wag mong susundin yung ganung mentality. Hindi yung maganda. Dahil lahat tayo, sabi nga, ginawa tayo ng Diyos sa magkakaiba. Diba? Or, ibig sabihin, may kanya-kanya, unique tayo eh. Unique. Every individual is unique. Yun ang dapat nating tandaan. No? Okay. So, sabi ni Alma, ano, teka ha, may sinasabi si Alma, kagabi daw, Doc, uminom siya ng 1 litro ng, ano nga, ininom mo yung 1 liter of yogurt? Ano, oh, 1 liter of yogurt. Ano, kasi iba yung yogurt sa Pinas, eh, liquid. 1 liter of yogurt, tapos pag gising niya raw, talagang CR daw siya kaagad. Tapos grabe daw yung, ay, basa ang pupo. Simple yun, kasi ano yun, that's probiotic, no? That's probiotic. Nilinis niya yung intestine mo, okay. Okay lang yun. Palagi mo bang ginagawa? Maganda nga pang cleansing yan. Yogurt. Miss Alma, dahil siyempre kung marami kang kinain itong ano, pwede yan. Yogurt. Yogurt. Tapos si Sir Angus naman daw, since nagluluto siya, sobra sa lakas ng tubig sa pag-inom. Kaya daw lagi siya nagwi-wi-wi. Okay lang yun, sir. Tapos sobrang init pa sa kitchen. Oo. At least malinis. Yung bladder, maganda siya, healthy siya. Tama po yun. Okay lang. Yun daw. Yung sodium daw din nun, mataas. Oo. Di ba? Diyan nga, di ba, Sir Angus, ang tubig dyan sa inyo, medyo mataas ang ano, di ba? Ang acid, di ba? Oh, malang kasi po. Ano sila, nasa desierto sila, di ba? Oo, kaya nga. Purified, maraming purified water nga. Alam ko, maraming purified water daw. Kaya talagang, ano din. Swerte yung mga, meron talagang tubig na, alam mo yun. Oh, spring water. Doon daw, kaila, ano din. Pero iayos dapat. Kaya lang nga, yun nga, may kanya-kanya rin. Hindi po kasi, maganda, may ibang epekto rin, no, Doc? Yeah, kasi nga kung ikaw namang kung stone forming ka o mataas ang uric acid, hindi maganda sa inyo spraying yung tubig sa bundok talaga. Kaya yung iba niyan ano eh, sinasala nila eh, pero still makikita mo yung ano, yung minerals na iiwan sa pinagsalaan nila. Oo, yung ano, may ganoon na iiwan. Pero still mayroon pa rin lumulusot 'yon. Kaya nagko-cause ng kidney stone, no? Kidney stone naman ang nagiging problema. Yun lang. Na ibabalance mo talaga. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Ibalance.
kailangan talaga ano, balance lang. Palaging balance pala. Yun the best. Okay. Yan. So, tatandaan natin, ang hemorrhoids is talagang pwede namang gumaling. And hindi talagang gagaling po siya. Gagaling po siya. In fact, meron ang iba na, meron ako na rin yan talaga. All throughout the year, meron siya, on off, tapos ilang years lang gano'n. So, pero at least, controlled, hindi yung talagang gumagrabe na lumalabas o whatever. Kasi nagagawa niya yung home remedies na gano'n po. Kasi, once na magkaroon na ng paglabas, lalo na talagang grabe na yung paglabas talaga, eh, kailangan mo lang yung doktor yun. At doon na nakikita kung grade na siya at masasabi ko kung ano dapat gawin ko, anong therapy o whatever. Yun ang pwede. Kaya huwag nang pabayaan. Huwag pabaya. Huwag i-take for granted. Tignan ka agad. Para huwag naman lumala. Pero, yun nga po, hindi naman nagiging cause ng cancer yan. Hindi, wala naman. Anong ganong complications. Wala naman. Kaya nga lang, siyempre, irritable ka. At yung discomfort, talaga napakalaki ng discomfort, di ba? Lalo kung may lumalabas na. Na every time na magpupups ka, lumalabas. Ano yung mahirap, no? Sabi mo, ibabalik mo tuloy, ipupush inside mo to go back, but ano, lalabas na naman. So, ganun ang dapat gawa na ng proper treatment o proper medication na posible kung gusto ng natural, marami namang available sa natural, pwede rin ng western naman. Pwede rin. Yun nga po, basta't gumaling, iwasan na para wag nang bumalik. Kasi, posible yung bumalik talaga. So, sa kila, sir, ang gusto, binibili daw ng tubig, yung low sodium. Ah, low sodium. Oo, yun ang binibili. Kaya nga kasi, na ano ko yan, kasi naalala ko doon sa lugar namin, ang daming nagkakaroon, ang daming nagpag-uwi, galing ng Saudi, ang daming may kidney stone. dahil sa tubig, no? Dahil sa tubig. Oo. Ganun pala rin yun, no? Yun ang nasasabi. Hindi rin, nagkakaroon din ng mga kidney stone. Problema. Dahil din sa water. Sa water talaga. Oo. Ganun pala. So, hindi rin talaga. Kaya, talagang safe din talaga kung yung water, alkaline water. Yes, so kaya nga napaka-benta ng alkaline ngayon at napakaraming mga gumagawang mga companies. This is a very good machine para to alkalinize water, mga ganyan. Pero may problema rin yun, Len, eh. May alkalosis din yun, eh. Pag sumobra naman siguro. Sumobra naman, alkalosis naman. You know, kaya balance talaga. The point is yung balance lang. Yan ang pinaka-depend po. I-balance mo talaga. Okay. So, hindi po pwedeng all throughout the year, yun ang iinumin mo, alkaline, hindi po pwede yun. Okay. Ano? Okay, kasi, okay. Yan, pwede daw ba yung magnesium sulfate sa kapatid ni Alma, nakakapanganak pa lang? Yun nga lumabas yung ano. Pwede yun. Pwede daw na, Alma. Alma, gawin mo muna sa kanya. Yung number one talaga, ipaupo mo siya dun sa hot seats ba talaga. Or, maski yung planggana lang, kung hindi naman. Banyos yung tawag dyan eh, sa Tagalog, do. Oo. Banyos, no? Oh, yeah, siguro. Lalo na yung pagbagong panganak. Yeah, kung hindi naman, pwede rin yung steaming, Alma. Lagyan nyo nga siya ng talbos ng bayabas. Maganda yun. Yung lemongrass. Sambong, tatlo na yun. Tapos yung talbos ng... Ito, isulat nyo itong mabuti, ha? O, Alma, tandaan. Yan sa hemorrhoids at saka dyan sa bagong panganak, no? Steaming, lagyan nyo, pakuloyin nyo itong mga leaves na ito. Mga young leaves, yung guava leaves, yung lemongrass,
Lemongrass. O lemongrass. Guava leaves, lemongrass. Pati yung sambong. Sambong. Yan. Yan. Tsaka yung talbos ng mingo. Mingo, mango, na yung mangga. Yung mangga. Yung mangga. Mangga yan, no? Talbos ng mangga. O, yan. Talbos, dahon ng bayabas, dahon lemongrass, mm-hmm. At saka sambong. Apat, no, sambong. Dok? Hmm, pwede yan. Ano yan? Ilalagay mo dun sa papakuluan mo habang yes. Pinakulo mo sa kalan? Oo. Ilalagay mo siya doon. Oo, ilalagay mo doon. Pakuloy mo siya doon. Pagkakulo-kulo na siya, di kunin mo na. Medyo yung kaya mo na kasi pag ilalagay mo sa ilalim ng upo, nakaupo siya, yung chair na may butas-butas, no? Ganun. Yung mga monoblocks ang butas-butas, no? Doon. Sa ano, para... Basta yung kaya naman niya, baka naman mapasok, ha? Basta yung para maano ba? O, yung sakto lang. Mga para maano ng... Kasi yung mga, yung herbs na yon, yung napuntang molecules doon na sa water vapor niya, maano yung hemorrhoids niya, tapos yung genitals niya. Mag-heal. Yun, mag-heal yun. O, madali siyang mag-heal. Oo. Okay. Treat tuwing umaga, no? Ganon. Pagkatapos maligo, mag-ganon na siya. Oo, ganon nga yun. Narinig ko yung mga bagong pang. Ngayon, sa'yo naman, kung gusto mo, kung old, maliit naman, so, para mawala na yan, sipaga mo umupo sa sitz bath na ganon. With Epsom salt, no? Epsom salt, pwede na. Pwede na yan. Pwede niya rin gawin yung ganon. Yung mga nilaga, pwede rin yun, kung gusto niya. Kung meron, bakit wal, ba't hindi, di ba? Yeah. Mm-hmm. Kung meron kang gano'n, mas maganda yun. Yeah. Mm-hmm. Lahat yun, maganda. Maganda lahat yun para maiwasan ang paglala. Mm-hmm. Alam mo, mayroon akong narinig na nanganganak. Si Giselle Sanchez. No? Nanganak siya, parang 1 month siya hindi naligo. Oo! Laging ganun ginagawa niya kasi yung panganganak niya natural eh. Naniniwala din kasi siya sa mga natural. Posible. Kaya gano'n ang ano niya. Posible naman. Okay naman yun. Hindi naliligo. Kaya niyang gawin eh. Okay lang. O hindi siya naliligo kaagad. Sinusunod niya yun. Mm-hmm. Kung okay lang, kung alam mo. Okay. Okay. Kasi, yung lalo pag natural delivery, yung pag-delivery lang ninyo, grabe yun eh. Talagang yung nerves, lahat yun talaga, Len. Kaya nga, sabi nga, kasi Chinese medicine, yun lang sinasabi. Talagang dapat maliligo muna. Makarecover. Makarecover talaga. Ako 3 days ako bago paliguin. Punas-punas lang. Ilan, Mare? 3 days. Punas-punas lang. Naririnig ko rin yan sa lola ko eh. Na yung pagkapanganak. Hindi pwede, pero yung... Para makarecover. Kasi, marami talagang tawag na namin sa Chinese. Maraming deficiencies na nangyari nawala during deliveries. Oo. Siyempre, ano kaya, yung lakas mo, ibinigay mo sa pag-ire, na ano talaga yung mga ugat mo, no? Na pulse talaga yan. No? Kaya nga lang nagkakaroon ng postpartum depression eh. Kapag kayong, lalo pag medyo modern yung nanay, naligo agad, hindi niya ibalik yung kanyang strength, mga ganun. Yun ang nagiging cause kung bakit ang daming side effect. Totoo po yun, totoo yun. Oo. Oo. Pagpapahinga ng bawal. Sponge bath lang. Ganun lang naman yun. Totoo yun. Okay. Sabi ni Alma do, okay. Paano daw kung hindi ma... dalawang klase lang sa dahon na yan ang makuha. Pwede ba yun? Pwede rin yun. Pwede rin, Miss Alma. Pwede rin yun. Guava leaves, tapos pero alam mo, may nabibili na sa supermarket ng mga ganyan, yung mga dahon-dahon na yan. Oh, may mga nabibili na, Alma, anak, sa mga supermarket. Meron na, available na yan. Importante doon yung guava leaves. Actually, lahat yun na importante. Oh, kasi nagsugat yung ano nila eh. Kaya para mag-in. Antiseptics kasi yun. Hindi siguro sabi daw niya baka daw masaktan dahil mahapdi pa yung sugat. Parang hindi na. Hindi. Hindi naman yung ano, walang hapdi yung Alma. Yung init lang nun, yung usok nun ng ano. Yung water vapor. Yung vapor lang ang tatama dun. Hindi yun hapdi. Walang hapdi. Ang ginagawa ng lola ko sa akin. Hindi yan. Oo. Matatanda, Mari, ganun. Narinig ko yan sa lola ko.
Medyo may talaga, inupuan ko na eh. Huwag naman. Totoo yun, totoo. Oo, yung kaya ng kasi... anupit mo. tapos ang gagawin ng lola ko, lalagdagan niya na mainit na tubig, bubuhusan, upo na naman ako doon. Oh, maganda talaga yun. Oo, pinili na doon ako. Bilis mo muna sugal. Teka muna. Sabi ni Anma, ano daw ba, inulubog daw yung wet ng kamati niya sa kumukulo ng tubig? Hindi. Ano ba, inulubog ba kung kumukulo? Hindi naman ganun na kumukulo. Inulubog mo yung wet, di na lapnos yun. Ikaw, Miss Alma. Yung ano, usok lang. Yung, ano ba yung, to si... warm water na, warm water na, yung water na kaya mo. Oo. Inulubog mo yung mo. Yung pagkaya mo nang pagkaya mo nang i-tolerate. Oo. Parang kumbaga yung parang pag nagsusuob ka, 'di ba? Yeah, inaano mo lang yung pinaka steaming yan. Yung ilulublob pa niya yung puwet niya daw doon, pwede rin. Steam. Hindi. Pwede rin. Ilulublob? Hindi, pwede rin. Pwede rin lang. Pero hindi kumukulo. Kung kasi maligam-gam. Kasi sabi niya, doon sa kumukulo, sa maligam-gam na mare, no? Pag nilibig mo. Palamigin mo naman. Oo, maligam-gam, okay. Maganda nga yun dahil... Wala ka, magiging nilaga ka na nun. Nilaga, kalma ka na yan. Sa pinakuluan, oo. Sa pinakuluan na ano, tubig. Kaya, tama. Ano naman ang tubig, tama. Oo. Pinakuluan tubig. O, ilang minutes na magbababadok? 15 to 20 minutes. Okay? Okay. Ayan. So, basta yun. Basta yung pinakulo mo, palamigin mo yun dahil mapapaso ka pag inupuan mo yun eh. Kailangan yung kaya mo na. I-testingin mo kung kaya mo na yun. Magalan lang. Madaling gagaling pag ganyan, lalo na kung natural yung panganak. Gagaling. Yun ang sabi nila, gagaling ka agad. Basta't gumamit. Saka hindi, yung lakas niya, maaano ka agad. Niya, yung mga muscles niya na talagang nag-contract, na ano lahat, yung kanyang energy. Ano yung mare-re-energize? Oo, mare-recuperate yun. Oo. Yun ang mangyayari sa kanya. At yun naman dapat eh. Kailangan makarecover ng tama, makaregain ng energy, mula dun sa natural leaves, sa water. Kasi, alam mo, sa Western medicine, napakarami rin ginagamit yun. May mga kailangan, puro chemicals naman yun. Chemicals naman. Diba? Kaya tayo, gumagamit tayo ng mga natural ways na pwede naman, at hindi naman tayo, hindi naman nagpapahuli. Dahil halos nakaparallel naman eh ang natural medicine sa Western. Kaya nga lang, ang naging difference nga lang is, of course, kahit gumagamit din tayo ng mga test results ng mga ganyan, in terms of, let's say, yung therapeutic effect, yun yun. Kaya. Kaya naman. Okay. Okay, Doc. Ayan. Okay, Miss Alma. Miss Alma pala ang request nun. Oo, sige yun. Kala ko. Dahil nakikinig lang ako sa inyo kahapon. Dahil ganda lang ang ganda ng kwentuhan ninyo eh. Kala ko ano yung mga kwentuhan ninyo eh. O, sa susunod na lang. So at least eh, New Year na, eh alam natin na talagang kailangan 2024 maging healthy pa. Kung tayo naging healthy noong 2023, mas double pa dapat. Diba? Oo. Thank you, Doc. Ayan. Okay. Ayan, naawa daw kasi si Alma sa kapatid niya. Sobrang sakit ang nararamdaman. Yan, maganda yan. Ba't ako ng bayabas, Alma? Sa lola ko pa narinig ko na yan. Yung ganyan. Oo. Marami naman yan. Marami naman yung dahon ng bayabas. Basta yung young leaves, ang kunin niyo, Miss Alma, yung young leaves. Ha? Baka yung bunga. Yung dahon talaga. Ugasan talaga mabuti yan. Ugasan bago pakuluan. Oh, hirap na yan. Baka may buhay pa dyan. Oo. Ugasan. Huwag mo isasama yung bunga, Miss Alma, ha? Yung bunga, masarap na yan kung hinog. Okay. Okay, Doc. Right. Ayan. Maraming salamat.
So recap tayo. So at least yun nga, sabi ko nga po sa inyo, yung hemorrhoids, may dalawa nga yan. May external saka internal. So, pero ang nagbi-bleed lang po yung nasa loob, yung internal hemorrhoids. Pero hindi naman palagi. Yung external po, hindi po yung nagbi-bleed. Kaya nga lang, yun yung nakakapanin nyo, nahawakan nyo pag nag-wipe off kayo o nag-wash off, na bumubukol po siya. Bukol lang po yun. Dahil na maganga siya, yun yung mga veins yun po yun. Okay? Tapos yun nga po, ang titrigger na yung mga heavyweights, yung mga pregnant women, mga ganyan po. Tapos, yun nga po, yung mga dapat na hindi gawin, dapat wag gawin para hindi matrauma yung ating anus. Di ba? Yung po ang iwas. Tapos, yung mga obese, dapat magpapayat na kayo yung 2024. Kasi bahala kayo, magkakaroon kayo ng hemorrhoids. Oo. Kasi tanong, tapos, huwag ka kain yung mga edad 50s, lang. Yung mga edad 50s, 50 na kayo ngayong taon, 2024, eh kailangan mag-ingat na dahil yung mga 20s, just ingatan na pong wag damihan ng gulay, damihan ng fruits, bawasan na po yung mga red meats. Ganun po. Actually, pag nag-i-edad na ng ganun, bawas na dapat. Tama yun. Issue na rin na lang po. Pag nag-15 start na yung nahirapan na yung dumi. Lahat na yun. Well, nagkakaroon na po ng changes eh. Yung ating metabolism, yung ating digestive system, bumabagal po yan. Lalo kapag walang exercise. Yes. Kaya kailangan po mag-exercise. Brisk walking lang po. Kailangan po yun. No? Tapos maraming tubig ha. Maraming tubig, maraming fiber. Ganun po yan. At wag na kumain ng mga processed food. Wag na po yan. Okay? Okay. Right. So, yun ang kailangan natin, mga kaibigan. Okay? Salamat okay. po ulit, mga viewers. At thank mga you, Doc. Thank you, Mare. Maraming salamat. Ayan. Sir Angus, Miss Alma, tapos kay Cedeline. Lahat. Yep. Kay Adrian. Kamusta ka na dyan, Miss Cedeline? Kamusta kong tawagan na tayo, Miss Cedeline? Kamusta ka na ba? Okay. Tawag ka daw, Cedeline, ha? Ayan. Kamusta ka na ba? So, kamusta ka na daw? Pag may time. Pag may time, oo. Pag may time. Okay. 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 Ayan. Maraming salamat. Alright then. Mag-ingat ka rin. At ikaw. Nandiyan kanina. Nandiyan ba si Jeff? Oo. Oh, andito kanina. Si Jeff. Okay. Oh, tumawag na ba siya sa'yo? Nag-message lang. Oh, okay. Hindi siya hindi siguro makapasok. Meron kasi ikaw kasi busy. May pasok ako. Okay. May clinic ako kahapon eh. Hindi, talaga okay. Okay, so mag-ingat okay, ka natin. So, thank you sa inyong dalawa. At, magpatama ka ngayon 2024 para maganda. Okay. Di ba? Yeah. Anong breakfast nyo ngayon? Yes, Maring. Ha? Ano lang? Mas maganda raw ang payat, sabi niya. Kaya huwag ka na raw ipataba. Anong kakainin niyo? Mamari, kahit matagpayat na maganda. Ang kakainin ko rin is kasaba cake at saka maki. Kasaba at saka kape? Ah, may pansit pala ako pa rin. Ah? Alam mo yun. Sarap yan. Alam mo yung handa pa namin talaga to. Kailang kainin eh. Ano sabi ni Alma, paano daw malalaman kung if lips ay ano? Teka lang. Ano yun? Teka, paano daw malalaman? Hindi ba sabi mga, Teka. To. If sabi yung lips po, anong malalaman kung yun daw yung lips? Hindi, alam na mga ano yan. Alam yan nila kung dahon. Yung dahon ng bayabas, may amoy yan eh, na bayabas din, no? Diba? Ano ba tanong niya? Paano daw malalaman ko yung lips? Ah, yung lips. Ayang. Miss Alma, yung talbos. Talbos ng bayabas. Yung talbos, no? At mas soft siya kaysa doon yung sa mga matatanda ng dahon. Ay, oo. Kasi yung matanda na, parang tuyot na yun eh, no? Tuyot na yun, Miss Alma. Tsaka hindi, matitigas siya lang, matitigas. Oo. Kumbaga, magulang na yun, Miss Alma. Kaya ang kukunin mo yung nasa yung talbos pa lang. Alam mo na yun. Ano? Baby talbos, oo. Ah, baby young pa dapat. Oo. Young leaves, Len. Yung pinakamalit. Oo, young leaves. Oo. Kasi yung magulang, hindi na ano yun. Hindi na masyado. Hindi effective yun eh.
Ah, talaga? May ganun pa? Oo, may ganun, oh. Hindi talaga? Hindi basta dahon ng bayabas, hindi. Kailangan ah, young leaves pa lagi. Oo, dapat young leaves. Mas maganda ang young leaves, oh. Oo, talagang, ano, no? Pipili ka rin pala talaga. Pipili ka talaga, oh. O, alam nang pakukunin mo yun. Sabi mo, young leaves. Huwag yung mga matitigas. Mm-mm. Okay. Alright. So, yeah. So, thank you, Doc. Good morning, John. Ingating kayo, John. Philippines. Ayan. Lahat po kayo, mga friends natin. Yan, no? Happy, ano? Viewers. Happy breakfast sa inyong dalawa. Happy New Year uli. So, Happy New Year. Let's hope for the best na talagang maganda ang ating 2024. Oh, let's hope and pray and for the best. Pray. For the better. Bless okay? New Year. Oh, yes. Tayo, magdasal tayong mabuti, ha? Bagamat magulo ang medyo magulo ang mundo, so, ganun talaga. Kasama yan. Hard. Ipagdasal na lang natin sila. Okay? Yes. Okay, Len. Salamat. Okay, thank you, Doc. Thank you, Mare. Yeah, okay, thank you sa bye. Lahat. Okay, bye. See you next week. Okay? Thank you, Doc. Thank you, Mare. Good morning there. Good morning, good morning. Ayan. Thank you sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga live chatter. Yan, maraming salamat, especially kay Sir Maring Doc, ano ba yun? Kay Sir Angus, kay Alma, kay Cedeline, sa inyo lahat, ayan, kay Adrian, ayan, thank you so much, and kay Doc din, no? Tapos, kila Luciwell, kay Bap-Bap, sa lahat-lahat ng naging kasama natin. Sis Joy, thank you so much to you. Ayan, sa inyo lahat, maraming salamat sa mga naging kasama natin for this episode, at I'm sure, napakarami na naman natin natutunan from Doc Willie and Maring Nancy. Kaya talagang, kay Aileen din, thank you Aileen. Kaya don't miss every Thursday episode kasi talagang itong Thursday episode natin, napakamarami nating matututunan dito, especially when it comes to our health, kung paano natin pangangalagaan ang ating mga kalusugan. Okay? So marami salamat sa inyo guys. Thank you so much. See you tomorrow for another exciting episode ng ating Light and Pantok with Lenny at iba pa. Anyway, dito tayo ngayon sa Kaalaman Pang Kalusugan with Doc Willie and Maring Nancy Villegas. Okay, thank you so much guys. This is it. A best, New Year or blessed New Year everyone. So maraming salamat. Good night, Pinas. Ayan, good morning, USA. And good evening here in Europe. So thank you so much, Lindsay. Thank you also to you. Ayan, sa lahat ng mga naging kasama natin dito. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, so, bye-bye for now. See you tomorrow, guys. See you next week episode for Kaalaman Pang Kalusugan. Bye-bye, bye-bye. Thank you so much to all of you. Okay, always be grateful, be thankful, and always count the blessings. Bye-bye, guys. Love you, guys. Thank you for all the support. And of course, always be happy, be inspired, be in love. With the right person, be sweet always according to Doc Willie and Maring Nancy Villegas. Of course, be wiser, be stronger, be fiercer, be braver, be independent, and be bolder. Bye, guys! Adios a todos! Love you, April! Bye!